Halika na, kaibigan, hanapin ang katotohanan na ito ay matatagpuan sa banal na kasulatan. Kung ikaw ay may katanungan sa bawat araw na nagdaan, narito na ang programang nagbibigay ng kasagutan. Sa pag-aralan natin ay matatagpuan mga tamang sagot sa katanungan. Sa pag-aralan natin ang totoo ay nalaman, pagkat ang aral ay sa banal na kasulatan. Mga ito niya, mga ngaral, Diyos ang siyang tanging gabay, pagkatangaral matatagpuan sa banal na kasulatan. Kung ikaw ay maguguluhan sa ibang aral na napakinggan, narito na ang programang nagbibigay ng kasagutan. Sa pag-aralan natin ay mga tamang sagot sa katanungan. Sa pag-aralan natin ang totoo ay nalaman, pagkat ang aral ay sa banal na kasulatan. Sa pag-aralan natin mga tamang sagot sa katanungan. Sa pag-aralan natin ang totoo ay nalaman, pagkat ang aral ay sa banal na kasulatan. Sa pag-aralan natin ay matatagpuan mga tamang sagot sa katanungan. Sa pag-aralan natin ang totoo ay nalaman, pagkat ang aral ay sa banal na kasulatan. Pag-aralan natin ay matatagpuan mga tamang sagot sa katanungan. Sa pag-aralan natin ang totoo ay nalaman, pagkat ang aral ay sa banal na pagkat ang aral ay sa banal na
Sa pagbati ang nais nating ipaabot sa lahat ng ating mga suking taga-subaybay dito sa programang pag-aralan natin live, Question and Answer. Magandang umaga po sa ibang bansa at sa iba pong mga lugar kung saan ay iba rin ang oras nila. Ano mang oras kayong datna ng programang ito, ang kapayapaan po nawa ang sumaating lahat. At salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Welcome po muli kayo sa ating live program ngayon. At wala pa rin po si Brother Gomer, mga kapatid, na sa biyahe po siya pa uwi. Subalit meron po akong kasama ngayon. Siya po yung pinakamay maraming record ng debate dito sa Luzon, mga kapatid. Bata pa pero pinakamarami hong debate. At siya po yung may hawak din ng programa na Back to, ano nga yun? Back to the truth. Iyan talaga. Maganda. Walang ilan pa po kundi si Brother Fernan Camacho. Ayan. Magandang gabi sa iyo, brother. Opo, magandang gabi po, kapatid na... ang matatawag ko siya kasi sir ang nakagiliwang ko ng panawag. Huwag na, brother. At purihin ang Panginoon at ako po ay makasama sa atin pong magandang talakayan. At kung bakit ko po ay ako yung nag-request sa kanya na sumama ngayon, mga kapatid, dahil ang ating pong paksa ay kami pong dalawa ang sintro ng sasagutin po namin na video yung punto por punto ni Jando Alabado. Ay, hindi naman siya nag-iisa dun sa programa na yun, pero dito sa video na sasagutin po namin ay solo siya. Eh ayoko naman na pwede naman ma-invite si Brother Fernan. Eh dalawa po kaming nilagay doon sa kanyang programa. Kaya mas maganda ho na makasama din po natin siya. Lalo na po ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, na ginagawa ho na po natin ang paraan na magkaisa ang layman dito sa Luzon, kung maaari pati sa Visayas at Mindanao, na tayo ay nagkakatulungan, nagkakatulungan mag-promote ng kanya-kanyang ministry. At makikita kong may unity. Ano? At yan po ating unti-unti ngayon binubuo. Ngayon lang ay siyempre online natin magagawa yan. And anyway, malaki pa rin po ang advantage kasi nakikita yung ating pwersa. Ayan. At ayan, meron na po nga kami mga grupo doon sa mga debater na mga haharap, lalo na pag sa malakihang mga kilala yung makakausap. At doon magkasama po kami roon ni Brother Fernan. Siya po ay nakakasama na rin namin matagal na sa Tinig sa Ilang Panoon sa radyo. Kaya ibig sabihin ay matagal na ho kaming magkakilala ng ating kapatid na ito. Kung hindi pa po ninyo alam, may nanonood ngayon, hindi pa po alam ang kanyang programa, eh paki-promote mo nga, Brother Fernan. Opo. Yung programa ko po sa YouTube, mga kapatid, ay Back to the Truth Ministry. Ano, at every Sunday po, 3 to 5 p.m. ng araw po, o every Sunday, ay pumapailan lang naman po ang Ayon sa Kasulatan, ano, yeah, yung ask. Kaya kami po magkakasama ng kapatid na Lino, kay kapatid na Raymond Cada, kapatid na Aldrina Ruetas, kapatid na Johnson. At inilalapit natin na subaybayan din po nila yung ating pong bagong programang ito na Ask Kapatid na Johnson. Ayan. Thank you. At katulad ng ating pong laging ginagawa, mga kapatid, ay shout out muna natin, siyempre, yung ating mga early bird, yung mga tumutulong para i-share ang ating program. At ipinapahuli ho natin, sinashoutout, mga kapatid, yung mga YouTube viewers po natin. At nandito na po yung makita ko lang ho na nandito, ano? Mga kapatid, mas maganda nga po sana kung yung mga nagko-comment po sa atin ay babanggitin nyo kung saan po kayo nanonood.
Pero kung hindi naman, adi pangalan lang i-shout out natin dahil sa malaking tulong po inyong pag-share sa ating program. Unang nakita ko po rito si kapatid na Almi Latubi from El Nido, Palawan. Ayun, binanggit niya yung lugar niya. Si Brother Gino Ticao naman. Ayan, bragandang gabi daw, Brother Johnson, Brother Gomer. Si Brother Gomer ho ay pauwi. Kasalukuyang nasa naglalayag yata, galing ng Mindoro. At ito si Brother Gino Ticao ay from Suralas, South Cotabato. Uy, pupunta kami dyan kapatid sa South Cotabato nitong August 20. Lalo. Fellowship po dyan mga kapatid. August 17 ay aalis po kami. Meron pong namasahe sa amin. At dadalawin natin yung pastor ng Pentecostal na nahikayat at napakasipag mangaral. Na dalawa na po silang pastor ngayon na nangangaral ho dyan, dating pastor ng Born Again, mga kapatid. Kaya ating pong pupuntahan doon at ating i-interviewin. So, Brother Gino Ticao, doon po kami sa Tupi, South Cotabato, sa distrito ni Pastor Wilson Campos. Okay? Brother Nelson Granula from Los Baños, magandang gabi sa iyo kapatid. Good evening din kay Brother G.R. Rituya. O nga, ba't wala kang name? Sinulat lang niya pangalan niya. Si Edita Soriano. Ayan, good morning. Saan kaya ito siya? Lugar siguro niya ay umaga sa kanila. Brother, kapatid na Anneli Petalcorin Manipol ng Singapore. Brother Mario Pangilinan, isa pong supportive nating kapatid. Ayan. At yun din si brother, si kapatid na Jumari. Ayan. Ayan, tanong niya, Brother Camacho. Yes, si Brother Camacho yan. Macho na, Camacho pa. Si Naida Katibog Atchensa at si Nancy Palacio Gallardo. Ayun, nice idolo ko yan noon pa man, kaya gusto kong maging apologist siguro ang gusto niyang sabihin. Sabi ni Rituya, idol ka raw niya Brother Fernan. Wilbert Vizcaya, good evening Brother Fernan. Maraming nga kakilala sa iyo dito. Richard San Jose Belga at ganun si Dalam Pasigan Dinsing from Caloocan. Brother Sam Nazaret, thank you Brother Sam. Arnel Yam Castañeda at MG. Ay, ikaw pala ito. Ano? MG. Aminin siya niya si MG Fernando Camacho. Ni Master Guy dyan, pag sinabi MG. In Lumanog Piñaridondo, Darlene Nieves, Ariel Dumlao, at Borjo Desia Arnais, Aner Junjun Alamag, at Dennis Kit Mabulak, Early 7 Strikeland, at saka si Silda Nunez. Ang dami ng maagang nakatutok sa atin ngayon. Heart Solita Sonyo, Sadrak Lupis Tikzon, at Jumar Madria from Bulacan. Okay, at si Janice Raman. At ganoon din po si Sister Susan Distacamento at Brother Tito Magtagan. Ayan. So, tuloy-tuloy na ho tayo mga kapatid. At tayo ngayon ay magpapasimula. Matindi ho ito. Medyo kapit ho tayo. Ano? Dahil medyo ano po itong ating paksa ngayon. Sasagot ho tayo ng isang ika nga ay dapat po natin din talagang linawin itong bagay na ito. Ibibigay ko yung pagkakataon, Brother Fernan, para sa ating opening prayer. Sige po, tayo po ay pansamantalang manalangin. Dakila po at mahabagin naming Diyos, nang tahanan ay nasa mga langit sa pagkakataon pong ito, Amang Banal, ay muli na namang mahayag ang katotohanan. Kaya po, sa mga kamay po ninyo, ay amin pong isinasalalay ang kabuuhan ng programang ito.
patnubay po ng banal na espiritu. Mula sa programang ito hanggang sa maaabot ito at ang katotohanan ang siyang patuloy na mayagpag. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, mga kapatid at mga taga-subaybay, bago ho na ako isa lang itong unang sasagutin, lilinawin natin. Ito po ang ating gagawin pagsagot sa punto por punto ay isang paraan ng pagiging, nandun yung respeto of course. Dahil sila naman po ay maayos kausap at iba po sila dun sa ibang mga tao na bara-bara at maayos naman. Kaya ang ating pong pagsagot sa kanila ay magiging maayos din po. Nga lang ay meron po tayong mga bagay na nais na linawin at makakatulong ito sa atin. Ito pong punto por punto ay pinangasiwaan po ito ng mga Catholic faith defenders at meron isang kasama silang isang pari, si Father Gitgano, na ako naman ay bait na bait dito sa paring ito. Kung magkasalubong siguro kami ay talagang parang hindi ko maituturing na kaaway dahil bagaman nakikipagdebate sa Adventist, subalit mabait makipag-usap. Natural po mga kapatid, yung mga puntos natin minsan, tulad nito Brother Fernan, ganun din naman po siya eh. Kailangan talaga ang pakikipag-usap natin ay hindi personalan, kundi ito po ay sa pagtatanggol ng katotohanan. Una sa lahat, nais ko pong sabihin, hindi lang ito ang unang pagsusunagot namin kasi mayroon na kaming ginawa, pati doon kay yung fact-buster ni Burnok, ay may ginawa na rin tayo. Kung sakali, mayroon po kayong nakikita mga video nila na minimension yung programa, pangalan po namin, pagbigay alam po ninyo, kasi ito, medyo matagal na pala ito, ngayon lang nakarating sa akin, na mayroon pala. O, ngayon ko lang alam. No? Siyempre, sinasagot alagad natin, no, mga kapatid. At ito ngayon yung bagay nating magiging punto, ay ito po ay may kinalaman doon sa aking pong video na ako po ay nangangaral doon sa Palawan at napaksa ko ho yung Little Horn. At doon sa paksa na yon, binigyan po natin para matrace natin kung ano ang kahulugan, ano yung pamumusong. Kaya nagamit ko po yung talata sa Marcos 2:7. At doon po ang focus nitong ni Kajando, which is kinuha naman niya yung video ni Brother Camacho para pagkontrahin kami sa kanyang pag-aakala na magkakontra kami. Bagaman kung titingnan natin mabuti mga kapatid, ay hindi ako naniniwala na naniniwala silang magkaiba kami ng interpretation ni Brother Camacho, kundi malamang ho, ay parang lang ipakita na parang hindi kami magkaisa. Kaya ngayon, papakita ho namin sa inyo, itutuwid na rin natin yung mga talata para intindi po namin sa inyo mga kapatid ang malipong pagkaunawa ni Brother Jando Alabado. Nga pala, may debate ho sila ni Brother Bracy sa darating na August 8. Dito yan, live po yan dito sa pag-aralan natin studio. O ito po, pakinggan ho natin mga kapatid. Di ka lang ha. Dating na August. Sandali muna. Sandali muna. I-mute muna natin ito kasi sige, taas mo yung voices kung ano. Wala na, no? Okay, ito na yun. Sige, ito po. Po, yung isa sa mga paninindigan ng mga SDA kapag ang tinatalakay na issue ay yung 1518. Dahil yung kanilang mga mangangaral, ganito ang sinasabi. Pakinggan po natin. Gusto ko rin pong mapansin ninyo mga kapatid na ito pong 518 ng aklat ni Juan ay isa po itong pag-uulat ni Apostol Juan sa pangyayaring naganap sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo, samantalang siya ay pinagbibintangan ng mga Hudyong kumakalaban sa kanya upang makakita sa kanya ng maidadahilan. Ano po ang binabanggit ng 518?
na ibinibintang sa kanya ng mga Hudyo. Asinin po ninyo. Ang una pong ibinibintang sa kanya ng mga Hudyo, nilapag niya ang araw po ng Sabat. Sinira ng ating Panginoon sa Kristo ang araw ng Sabat. Sa panig po naming mga Seventh-day Adventist, hindi po kami naniniwala sa bintang ng mga Hudyong kumakalaban o umuusig sa ating Panginoong Hesukristo para makakuha lamang ng maidadailan. Hindi kami naniniwala na sinira ni Kristo ang araw po ng Sabat. Yun pong mga tao na naniniwala na sinira ni Kristo ang araw ng Sabat at nakikipantay ang ating Panginoong Hesukristo sa Diyos ay parehong kakampi ng mga Hudyong umuusig sa ating pong Panginoong Hesukristo. Yan, maliwanag po yung argumento ng STA doon na ayon pa sa kanya na kapag tinanggap daw natin ang mga salitang ibinabati ko sa mga kalaban ni Kristo kay Kristo ay huwag daw nating tanggapin, huwag daw nating paniwalaan. Yan ang dahilan kung bakit hindi sila naniniwala sa kalaban ni Kristo. Yan. Okay. Ganito po yan, mga kapatid. Ano? May binanggit si Brother Fernan na mamaya, bibigyan ko sa inyo ng pagkataon. May binanggit si Brother Camacho na kaming mga Seventh-day o mga Adventista eh, sang-ayon na sang-ayon ho ako doon, mga kapatid. Dahil sa yung kanyang argument ni Brother Fernan, ay yun din yung aking argument. Kaya nga doon pa lang ay magkakamali na siya para pagkontrahin kami. Dahil kahit ako mismo, ginagamit ko yung argument na yon. Ngayon, dahil sa nandito si Brother Fernan, eh ano ho ba yung inyong dinidiin, Brother Fernan, doon sa punto na yon? Ano, kasi hindi naman niya ipinakita lahat na hindi naman pwedeng hahabaan. Ano? Yung binabanggit mo roon, ano ang ibig mong sabihin bago ko ipakita din yung aking side naman at saka yung kuminto ni Brother Alabado? Ganito po yan, kapatid na Johnson. Sir Johnson, pasensya ka na, talaga napapasir talaga ako eh. Opo. Ganito yan, kapatid na Johnson. Ano, unang-una ay nakita ko sa video na very broad and general lang kanyang pagkakakuha ng ating ng aking presentation, ano? Pero tandaan po natin, yun pong aking presentation, kapatid na Johnson, ay specific para doon sa John 5:18. Hindi kasama yung ibang teksto kasi yun lang ang subject natin pong tinutukoy doon. Then, gusto ko rin makita po natin yung dalawang point na akin pong binibigyang diin, yung sinira. Kasi nga, hindi tayo naniniwala na sinira eh. Tama. Sa ibang version kasi, ang ginamit nilabag ni Kristo eh. Doon sa kanila pong Bibliyang mismong inilimbag sa wikang Tagalog, talagang nilabag. Oh, eh bakit hindi natin to matanggap? Kasi sangayon doon sa unang Juan 2:1, oh, ang ating Panginoon Hesukristo tinawag na matuwid. Eh kung manlalabag ang ating Panginoon, hindi na siya matuwid, kapatid na Johnson. Totoo. Eh, babasahin ko muna. Sige. Mumunti kong mga anak, unang Juan 2:1. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo na matuwid. Kaya papaanong kakampi tayo doon sa umaakusa sa ating Panginoon Hesukristo ng ating Panginoon ni manlalabag, ng ating Panginoon ni maninira ng kautusan. E mismo yung mga apostol mismo nagsabi, ang ating Panginoon Hesukristo matuwid. E ngayon, sino paniniwalaan natin, kapatid na Johnson? Yung mga apostol na nagsabing si Kristo'y matuwid o yung mga Hudyo na umaakusa lamang sa ating Panginoon Hesukristo? Ay, di ba? At naniniwala tayo, ang Biblia, hindi pagkukontrahan ito sa kanyang mga statement, lalo na pagdating sa mga doktrina. Ayan. Then, yung pangalawa,
alam ko lalawig pa kayo doon sa Sabat. Doon sa pangalawa, doon sa salitang ang Panginoon Jesucristo nakikipantay sa Diyos. Alam mo kapatid na Johnson, kahit saan natin tignan eh, mapakalagayang Diyos o mapakalagayang tao, hindi papasok yung argumento ng kapatid na John doon. Kasi sa kalagayang Diyos, talagang kapantay na siya ng ating Panginoon. Oh. Kapag sinabing nakikipantay sa Diyos, ang ibig sabihin nun, hindi siya kapantay. Tama, mamaya magbigyan natin ng daan ng din yan. Kasi Diyan mo na ako, kapatid na Diyos. Baka mamaya matuloy-tuloy ko eh. Undi-undiin natin. So, thank you, Brother Fernan. Ang isa sa dahil alayunin ni Jando Alabado, kaya kinuha niya yung punto na yun niya dinidiin para kunin yung mga salita ni Brother Camacho doon na yung talatang iyan ay hindi namin pinaniniwalaan yung sinabi nung kalaban ni Kristo o yung nakasulat diyan. At para makita ho natin yung gusto niyang ipunto, kasi punto por punto nga eh, pupunto-punto hindi natin ito. Ito po ang muna ang sanabi niya bago ko ituloy yung aking pinapaliwanag. Nakapagtataka lang. Kung sa 1:18 sasabihin nila ngayon dyan, huwag niyong paniwalaan yan dahil yan ay akusasyon, ha? Yan ay akusasyon ng kalaban ni Kristo. Kasi kapag tinanggap natin yan, para nating kinakampihan yung bumapatikos kay Kristo. Oh, pakinggan natin ang sinabi ng kanilang mga sabadista. Yung pong mga tao na naniniwala na sinira ni Kristo araw ng Sabat at nakikipantay ang ating Panginoong Jesucristo sa Diyos ay parehong kakampi ng mga Hudyong umuusig sa atin pong Panginoong Jesucristo. Yan. Okay. So nakita ho ninyo, yung pong binanggit ni Brother Camacho kanina na tinututulan, which is umaagri naman ako, yung bintang na sinira ni Kristo ang Sabat. At isa pa po doon, hindi ho kami naniniwala ni Brother Fernan na nakikipantay si Kristo sa Diyos. Sa pagpapatuloy po kasi ng video mamaya, ay tahasang inamin ni John Doe na sinira talaga ni Kristo ang Sabat at nakikipantay din siya sa Diyos. Nga pala mga kapatid, pauna ko na kasi minakita kong comment katulad ni Andy Auditor. E nakasulat nga ika. Mga kapatid, Brother Andy, ang nakasulat, inuunawa yan. Ano ha? O si Mama, ipapakita ho namin sa inyo. Ngayon, hindi kami nag-rehearse ni Brother Fernan eh. Nakakonect siya ilang minuto lang. Hindi lang kami nag-uusap. Dahil nga, noon pa, nagkakaamo yan kami na explanation nito. Dahil di ho talaga pwede kami maghiwalay ng paniniwala at pagkapapaliwanag po dito. Pareho kami naniniwala na yun ay bintang ng mga Hudyo kay Kristo na iniulat ni Juan. Pero may isang bagay gusto akong ipapansin. Doon sa 5:18 nitong Juan ay may dalawa dyang bagay na hindi namin pinaniwalaan. Na sinira ang Sabat at nakikipantay si Kristo sa Diyos. Pero kung babasahin niyo yung talata ito, nakasulat eh, no? Dahil dito nga'y lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. Kundi, tinatawag din naman na kanyang sariling ama ang Diyos. Itong salita ho dito, yung pagtawag ni Kristo na sariling ama niya ang Diyos, ay hindi ho ito pakikipantay sa Diyos. Tama na tawagin niyang sariling ama ang Diyos kasi yun naman ang totoo. Ibig sabihin, merong tama doon, merong mali. Alin ang tama? Yung tawagin niyang ama at na sariling ama ang Diyos. Tama yun. Pero yung, dahil sa salitang iyon, nakipantay na sa Diyos, mali yun. Yan, mali yun. Kaya nga, maganda rin na binangon niya ito eh. O, ngayon, gusto niya itong ikontra kasi mga kapatid sa aking sinabi. Oh. Ito ngayon, mga kapatid. Ang sumunod niyang sinabi.
Yan, maliwanag, ano? Na huwag natin paniwalaan yung mga ipinupukol na mga patutsada o mga akusasyon kay Kristo, dahil sa kapag ating ginawa yun, eh parang inakampihan na rin natin. Ngayon, eto, isang mangangaral ng Seventh-day Adventist pa rin. Mm-hmm. Ano yan eh? Ayan. So, ito na, ikukumpara niya na ako dito, mga kapatid. Oh. Yung tanong dito ay, sabagay, sinagot niya rin ito mamaya, kaya hindi na natin muna itatanong. O ngayon, yung pong pagpapatuloy nito ay meron pong mga susunod na sasabihin siya kung saan doon nandoon yung focus ng argument. Pero kung meron kang gustong sabihin doon, Brother Fernan, bibigay ko muna sa'yo. Oo. Unang-una, kapatid na Johnson, ano po, na dapat maunawaan talaga ng ating mga kababayan na hindi ko muna isulat sa Biblia, eh, papaniwalaan na natin at yun na agad ang ating practice. Oo. Ito po ay statement lamang ni Apostol Juan o isang liham niya ng pagsasalaysay tungkol nga doon sa mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoon. At kabilang nang naisulat niya rito, ito nga ang dalawang akusasyong ito ng mga tumutulig sa kanya. Okay. At dito sa Bibliyang Katoliko mismo, kapatid na Johnson, ganitong ating mababasa doon sa binabanggit nating talata. Sabi dito sa Bibliyang Katoliko mismo, mas mabigat yung pagkakasali nila rito eh. Dahil dito ay lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang nilalabag niya ang Sabat. Kundi sinasabi pa rin na ang Diyos ang kanyang ama at nakikipantay siya sa Diyos. So dito lang muna ako sa Sabat, mamaya na tayo doon sa nakikipantay. Dito mabigat, ano? Nilalabag niya ang Sabat. So sa makatwid ang ating Panginoon sa Kristo pala, kung susundan natin yung argument ng ating pong kaibigang si Jando, manlalabag pala ang ating Panginoon sa Kristo, kapatid na Johnson. Ayun nga ang kanyang paniniwala dyan, na naniwala siya na tama yung pagkasulat doon na nilabag niya ang Sabat. Ibig sabihin, dahil sa puntong iyon, Brother Fernan, ay di kakampi siya, walang duda. Kagaya ng kagaya siya ng paniniwala ng mga Hudyo. Tayo naman, hindi tayo naniniwala doon na sinira ni Kristo ang Sabat. Kakampi natin si Kristo. Correct. At kasi nga, Kapitid Johnson, masingit ko lang, yung sabi dyan na parang para nating kinakampihan ang mga Hudyo, yung statement niya kanina eh. Mm-hmm. Actually, hindi lang parang eh. Talagang kakampi na, Kapitid Johnson. Sigurado. Ganun talaga. 101% kinampihan nila yung mga Hudyo. Tayo naman, klaro-klaro, kinampihan natin si Kristo. Amen. Oh, kasi yun naman ang sinasabi sa 5:17 ng Mateo eh. Hindi ako naparito para sirain. Basahin nga natin 'yon kasi sinala ko talaga itong video niya eh. Kung may nilampasan man ako siguro seconds lang. Dahil sa pagre-record ko. Oh, sabi ng Mateo 5:17, "Huwag ninyong isiping ako ay naparito upang sirain ang kautusan ng mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin." Kasi mga kapatid, si Juan at iba pang mga alagad, tinatala lang nila ang nangyayari. Hindi yung sinulat nila, yun na rin yung paniniwala nila. At mamaya patutunayan namin yan. O pakinggan muna natin yung kanyang sinabi sa kasunod. Pa yung kanyang tindig. Bakit? Kasi doon sa Marcos 2:7, maliwanag ang Marcos 2:7, ito ay akusasyon laban kay Kristo. Ang nagsasalita sa Marcos 2:7, kalaban ni Kristo. Ngunit itong sabatistang ito, salungat doon sa sinasabi ng isa, kasi sabi ng isa, na kapag kinampihan mo ang pambabatikos na yan kay Kristo, kinakampihan mo. Ito namang isa, kinakampihan niya
yung mga kalaban ni Kristo na bumabatikos kay Kristo. Pakinggan natin yung kanyang video. Sabi sa Marcos 2:7, yan na yun. Isang paraan ng pamumusong laban sa katastasan. Yung pagsasalita ng laban sa katastasan. Ang sabi ho dito, nagsasalita ang taong ito ng ganito. Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa ang Diyos lamang? Tanong, may kilala ho ba kayong tao na pwedeng patawarin ang inyong kasalanan? Meron ho kayong kilala? Yung salitang kumpisal, alam nyo? Saan ginagawa ito? Sa Diyos o tao? Ang nakagis na natin sa tao, sa mga pare. Bakit kailangan magkumpisal doon? At sasabihin ng pare, pinatawad ka na sa kasalanan mo. Anong sabi ng talata? Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito, siya'y namumusong? Sino ang makapagpapatawad sa mga kasalanan kundi isa ang Diyos lamang? Ang magpatawad ka na tao ka ay isang pamumusok. Ang magpatawad ka na tao ka ay isang pamumusok. Ulit niya yan eh. Oh. So ito na mga kapatid, nakita nyo na yung kanyang purpose. Dahil naitala doon sa Juan na sabi naman ni Brother Fernan, hindi natin pinaniniwalaan yan. Tapos bakit itong Marcos 2:7 pinaniwalaan natin? Di ba? So parang kontra nga, mga kapatid. Ganito po yan. Binanggit ko kanina na doon sa 8, sa 5:18 ng Juan, merong tama doon, may mali. Ang mali na hindi natin sinasang-ayunan ay yung akusasyon na sinira ang Sabat at nakikipantay si Kristo sa Diyos. Dito, mga kapatid, doon sa kanina may tama yung pagtawag ni Kristo sa Ama na Diyos, tama yon. Dito ganun din. Mga gilong na taga-subaybay. Oh. Mali ang mga Hudyo na namumusong si Kristo. Pero tama si Kristo sa pagpapatawad niya ng kasalanan. Ang pagkakamali ho doon ay yung pagbintangan nila si Kristo na yung ginawa niya ay pamumusong. Katulad din po doon. Kaya wala hong kontra ron eh. Oh. Pero parihong may tama doon sa talata, tama na pag ikaw nagpatawad ng kasalanan na hindi naman sa'yo nagkasala, pamumusong yon. At yung ginawa naman ni Kristo doon na tinawag niya yung kanyang Ama, tama naman yon, pero hindi pamumusong yon. Okay? So, ewan ko kung bakit naisip niya magkontra yon. Father Fernan. Oh, diyan makikita natin, kapatid na Johnson, pinipilit lang nilang pagkontrahin. Yeah. Na akala nila hindi sila mahahalata. Mm-hmm. At kaya lang nagkataon, nabigyan natin ito ng pansin. So makikita natin na hindi talaga sila ang talagang bayan ng Diyos na pinagkalooban ng mga hiwaga ng Biblia. Tama. Oh? Kasi habang lumalawag yung ating pag-aaral, nakikita natin na nagkakaroon na lamang dito ng pagpipilit na pagkontrahin ang tunay na iglesia, gayong wala naman sila nakikita talagang pagkukontra. No, siguro sa isipan ng kapatid na dyan, magkakontra. Pero hindi po talaga magkakontra yun eh. Ano? At hindi ko mo inayuna natin, kapatid na Johnson, yung ilang bahagi ng statement ng mga Hudyong kumakalaban sa ating Panginoon Jesu Kristo, yeah. Ikakampi na natin sila. Tama, kasi hindi tayo naniniwala na wala nang tama sa mga sinasabi nila. Oo. Ang vice versa ganito, kapatid na Johnson eh. Mm-hmm. Yung kanilang inayunan, yung akusasyon. Eh di mas mabigat yung kanilang Mahirap yun. Yun talaga ang mali. Kasi diba? Kung ano yung mali, yun ang inayunan. Yun, Oh, ay tayo, doon tayo sa tama. Oh, kasi itong Marcos 2:7 nga, mga kapatid, ang kinuha ko kung bakit ko ginamit yan, kasi yung pagpapatawad, na hindi naman sa'yo nagkasala, ay pamumusong. Mamaya, babasaho tayo ng mga talata. Hindi ko ginamit yan para kunin, para magmukhang kontra doon sa sinabi ni Brother Fernan. Hindi ko kinakampihan ang mga Hudyo na si Kristo ay namusong. Hindi ako sang-ayon doon. Sang-ayon ako na pag nagpatawad ka ng kasalanan, pamumusong.
At yun ay nagpatawad nga naman si Kristo, hindi pa mumusong. Bakit? Hindi naman sa tao lang nakatulad natin eh. Sige. Tsaka kapatid na Diyos, gusto kong maunawaan ng ating mga sumusubaybay. Ano? Yung kasing ipinupuntos po ninyo, napanood ko yan eh. Mm-hmm. Yung kasing ipinupuntos ninyo, yun ay pagkakasala sa Diyos. Tama. Na sino mang tao, hindi pwedeng sakupin yung kapangyarihan ng Diyos na magpatawad. Oh, kapag ang point ninyo doon, kapag sa Diyos ang tao nagkasala, sa Diyos tayo hingi ng tawad, hindi sa kung sa kani-kanino. Tama. Pero kung sa tao tayo nagkasala, ay di doon tayo sa mismong tao na pinapagkasalaan natin, doon tayo hingi ng tawad. Yan yung punto natin. Sige, ito ngayon mga kapatid. Ulitin natin yung ituloy natin yung video na sinasabi diyan. Tao ka ay isang pamumusok. Ang magpatawad ka na tao ka ay isang pamumusok. Ulit niya yan eh. Sapagkat isa lang ang pwedeng magpatawad, ang Diyos. Pwede kang magpatawad kung sa'yo mismo nagkagawa ng kasalanan yung tao. Pero yung nakagawa kay Pedro, kayo ang kahingi ng tawad, hindi po pwede, pamumusong yun. Mm-hmm. Hindi po pwede, pamumusong yun. Yan, napaka ano, di ba? Yan yung sasabihin niya, mga kapatid. Ano ba talaga ang tindig nila? Mm-hmm. Ha? Basta kalaban ni Cristo, dapat ang paniwalaan o hindi? Kasi kalaban ni Cristo yung una, sa 1 Corinthians 18, so kalaban ni Cristo yung sasabi doon, sabi nila, ha? Though si Juan ang nagsabi noon, at hindi po inaakusahan si Kristo, ha? Hindi po inaakusahan si Kristo. No? Totoo po na si Kristo ay sinira niya ang araw ng Sabat. Yan. At totoo po na si Kristo'y nakikipantay sa Ama, sapagkat si Kristo at ang Ama ay pantay naman talaga. Bago si Kristo nag-anyong alipin, talagang siya ay kapantay ng Ama. Okay. O yan. Pag-usapan natin ngayon ito. Medyo matindi itong ano eh. Yung inamin niya na si kakampi talaga siya ng Hudyo eh. Sa kalaban. Walang duda. Sinira ni Kristo at nakikipantay daw. Mga kapatid, tingnan niya natin ano. Tingnan niya natin mabuti. Si Kristo ba nakikipantay? Kasi mayroong explanation siya eh. Yung explanation niya, yung sagot niya, yun ang ating ibabalik ngayon sa kanya. Papakita natin na pali yung paggamit niya ng talata, hindi niya ho naiintindihan. Dalawa itong bagay na pag-uusapan po natin, napahupiyano natin yung pagsira ni Kristo sa Sabat. Okay, ngayon, ito ang aking magkusukuha kong ibagay kay Brother Pernan. Dito sa, doon sa Juan 5:18 kasi, mga kapatid, ay yung sa naunang talata, doon sa 17, eh, meron kasing ganito. Ibalik natin muna sa 17. Hmm? Ano na sa 17? Datapat sinagot sila ni Jesus. Hanggang ngayon, gumagawa ang aking Ama. At ako'y gumagawa. O, di ba? Yan ang sinabi ng Panginoon. Dahil nga, itong talatang ito, yung pong sita ng mga kalaban ni Kristo dahil sa pagpapagaling niya doon sa may sakit, tapos inutusan na buhatin yung higaan. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, dapat sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon gumagawa ang aking Ama at ako'y gumagawa. Ayan. Isa ito sa dahilan kung bakit sinabi nila na nakikipantay si Kristo sa Diyos. Dahil binanggit ng Panginoon, gumagawa ang aking Ama. Yung pagtawag ng Panginoon sa Diyos na kanyang Ama, yun ang naging dahilan kaya nagngit-ngit po sila sa galit. Yung ginamit niyang, yung sa talatang 18, yun ang karugtong nito. Dahil sa sinabing iyon ng Panginoon, nagagalit na sila kasi tinawag daw. Tapos yung pagpagaling at binuha, inutos na buhatin ang higaan, paglabag yon sabi sa kanila. Tapos nung tawagin ni Kristo na Ama yon, nakipantay na siya.
Oh, tingnan niyo po mga kapatid. Unahin natin yung si Kristo ay nakipantay daw sa Diyos. Pero iparinig muna natin yung kanyang sariling explanation, Brother Fernan. Opo. To. So, sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasaan yung Diyos. Ha? Si Kristo pala, nasaan yung Diyos. Eh, yung Ama, nasaan yung Diyos din yun. Oh, di magkapantay, tuloy. Ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Bago si Kristo nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao, siya ay kapantay ng Diyos. Ngunit nang siya'y nag-anyong alipin at nakitulad sa tao, hinubad niya ito. Alin? Ang pagkapantay niya sa Diyos. Yeah. So, tama. Talagang pantay sila. Kaso hinubad niya. Nahilo ko rin eh. Nakipantay daw. Kasi kapantay, kaya hinubad. Aba, kung kailan hinubad, saka daw nakikipantay? Ikaw, anong dating sa inyo ng ganong explanation? Mali na ba? Oh, actually, kapatid na Diyos, naging katawa-tawa pa nga siya eh. Kaya nga. Kasi at yung binasa niyang talata, hindi nakikipantay, kundi nagpakababa. Pero ang gusto niya, binasa yung talata para patunayan, nakikipantay si Kristo. Hindi sumang-ayon sa kanyang teksto eh. Hindi sumang-ayon. Tumutol pa nga eh. Sino mo, kapatid na Johnson, ha? Sige. Dito sa Pilipos 2:6, yung kanyang binasa, ano? Sige, sundan. Dito, may dalawang ano rito eh, may dalawang sitwasyon. Yeah. Yung kanyang kalagayang Diyos at yung kanyang pagiging tao. Parehong anyo ginamit. Pareho. Doon sa pagiging Diyos, wala na tayong pagtatalo, kapantay talaga eh. Yeah. Ano? Kaya hindi po pwedeng siya ay nakikipantay sa Diyos. Kasi talagang kapantay na siya eh. Tama. Tayo naman, kapwa Tagalog, alam natin yung nakikipantay eh. Pag sinabi nakikipantay, hindi ka kapantay, gusto mo lang maging kapantay. Yan. Ano? Ngayon, sa kalagayang tao naman, kapatid na Johnson, gamit din yung talatang ito eh. Sabi sa talatang ito, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panang ng pagkapantay niya sa Diyos. Ibig sabihin, hindi talaga siya nakikipantay sa Diyos. Tama. Kaya nilagyan niya ito ng, ng barrier eh. Kaya both pagka-Diyos at kalagayang tao, hindi papasok sa argumento ng kapatid na Jando. Pareho siyang sablay eh. Kapatid Johnson. Wala pagpipilian eh. Tama. Hindi pumasok eh. Ito ang nakakapagtaka mga kapatid. Ang sabi niya, nakikipantay. Tama yun. Sinira ang Sabat at nakikipantay. Ang basahin ba naman, yung talata, tinanggal natin ito. Pilipos 2:5, ituloy na natin. Kung yung talata ba ay magpapatunay na nakikipantay si Kristo? Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Size. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Nakikipantay ba yan o nagpapakumbaba? Siete. Kundi bagkos, hinubad niya ito at nag-anyong alipin at na nakitulad sa tao. Aba, kay Jando, nung mag-anyong alipin si Kristo, nakipantay. Asan ka pa? Kapatid na Johnson, pakilapag niyo yung talata. Pilipos 2:6, magandang balita Biblia. Yan. Magandang balita Biblia. Sige, tingnan sila natin. May akda nito, kapatid na Johnson. Oo, Catholic yan eh. Translation nila ito. 2:6. Ayan na. Sabi kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Paano makikipantay? Hindi nga nagpumilit eh. Pagka nakipantay, nagpumilit dapat. Kaso hindi nga eh.
Eh, hindi eh. Kaya sablay eh. Sablay nga. Oh, kabilang version, kapatid na, ano, baka meron ka dyan. Sambayan yung, ng Pilipino. Yung, hindi, yung, ano, yung ang salita ng Diyos, yun nga tayo meron dito eh. O, sabi, ah, sabi na natin yan, maganda rin yan. Ito muna, sambayan yan ng Pilipino, Brother Johnson. Ah, meron ka dyan. Sabi rito. Oh, sige, tapos babasahin ko rito yung isang ano. Maganda rin yan. Sabi rito, sambayan ng Pilipino, Pilipos 2.6. Nasa katayuan siya ng Diyos. Mm. Kaya, hindi niya inambisyong makapantay ang Diyos. Oh. Oh. Kung kailan hindi nag ambisyon, oh. Kay diyan doon naman sa kinaksakan nakipantay, baliktad. Oh. Oh. Ilalabas 'yan. Eh kung susundan ko kay kapatid na diyan do, mapag-ambisyon ang ating Panginoon. Oh, ganoon nga. Mali si Pablo kasi sabi ni Pablo nagpakababa, dapat nga gayahin natin nagpakababa. Dira mo kung sabi ni Kristo, magkaroon tayo ng pag-iisip na na kay Kristo Jesus din naman. Parang sinabi niya, dapat makipantay kayo sa Diyos. Yan. Kaya nga pinagagaya tayo kasi kahit kapantay siya, nagpakababa siya. Mm-hmm. Ngayon, ang sabi rito sa ang salita ng Diyos, kahit nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos. Bilang isang bagay na dapat panghawakan. Ikita mo na, mga kapatid. Baliktad po yung kanyang pagkaintindi sa paggamit ng talata. Ang ginamit niya talata, kontra sa kanya. Yeah. Mga kapatid. Pakinggan natin yung kanyang, ayun ko, kung paliwanag mo matatawag dito, ipinaliwanag palabo. Niya eh. O palabo. Ito, tingnan natin. Sasabihin sa iyo, maghubad ka ng damit. May maihuhubad ka bang damit kung ikaw mismo wala ka ng damit na suot? Uh-huh. Siyempre, wala. No? Pero kung may damit kang suot, sabihin sa iyo, maghubad ka ng damit, aba may maihuhubad ka kasi mayroon ka naman talagang damit. Ngayon, si Kristo may hinubad nang siya'y nag-anyong alipit na kitulad sa mga tao. At ang kanyang hinubad ay yung pagkapantay niya sa Diyos. So, pantay nga talaga sila ng, sa Diyos. Litong-lito siya eh. Confused siya sa kanyang litong-lito sinasabi. Litong-lito siya. Kasi ang ginamit niyang ilustrasyon, yung humubad, ay hinubad. Kung ikaw, may damit ka, di may huhubarin ka. Maghuhubad ka ba kung wala ka ng damit? Na ang gustong puntusan niya naman, nakalimutan niya, na ang kanyang binibigyan ng punto ay yung pagkikipantay ni Kristo. Ang kanyang pinapaliwanag ngayon, yung paghubad ni Kristo. Tika muna, Brother Jando. Ano ba talaga? Yung paghubad ni Kristo ng kanyang pagka-Diyos, yun ang sinasabi mong pagkikipantay niya? Ano nangyari? Kaya nga, tama yung term mo, kapatid na Johnson eh. Nagkalito-lito po siya eh. Confused siya doon sa pinapaliwanag niya eh. Alam po ninyo, talagang may ganyang mga ngaral, kapatid na mga kababayan. Tingnan po ninyo, dito sa unang Timoteo, 1.7, maisingit ko lang to kapatid na Johnson. Ang sabi rito, ibig nilang maging guro ng kautusan. Gayong, hindi nila nauunawaan ang kanilang sinasabi niyang mga bagay na itinuturo nila ng buong tiwala. Talagang may mga ganyan eh. Dito lalo natin nakikita, hindi talaga sila ang tunay na pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Diyos assuming ng mga lang. Aral. Assuming lang, Brother Fernand. Assuming lang. Assuming lang, Kaya ngayon ginagamit nila na ano, actually, kung ite-technical ko sila, kapatid na Johnson, sila po ang sulpot na iglesia. Tama. Oo, hindi tayo eh. Saka na lang, sa debate na lang. Saka na lang. Pasakalye lang yan, pasakalye. Baka may pumalag. Saka na lang yan. Ito, tuloy natin si Brother Jando. Yung magiting na dating Adventista daw. Tiga, ito. Ang dahilan, nagalit ang mga Hudyo dahil sa kanila yon ay pamumusong kasi hindi nila tanggap na si Kristo ay Diyos. Hindi nila tanggap. Yan sinasabi sa 1 Jes 33. Babasahin po natin kung anong sinasabi sa mismong talata. Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Kaya pala lumilito na si Kristo'y namumusong kasi nauunawaan ng mga Hudyo na si Kristo nag
nagpapakunwaring Diyos at ang kanyang nagpapak at para sa kanila sa kanya siya nagpapakunwaring Diyos nakikipantay siya sa Diyos kasi nagpapakunwaring Diyos eh nakikipantay si Kristo ba talagang Diyos? Yes talaga. Ano, hindi ba sila pantay? Pantay talaga sila. Oh, eh hindi matatapos na si Kristo na si Kristo na nagpapakunwaring Diyos at ang kanyang nagpapak at para sa kanila sa kanya siya nagpapakunwaring Diyos nakikipantay siya sa Diyos kasi nagpapakunwaring Diyos eh nakikipantay si Kristo ba talagang Diyos? Yes talaga. Ano, hindi ba sila pantay? Pantay talaga sila. Oh, eh hindi matanggap ng mga tao. Ngayon, ano yung sinasabi naman ni Kristo sa Juan 14:28 na sabi ni Kristo? Ayan, mamaya yan, mamaya. Napansin nyo, hindi na niya mabawi eh. Dapat inedit na lang niya yun eh. Okay. Yung salitang, ito nga eh, sinulat ko eh. Sabi niya, kaya pala lumilitaw si Kristo na siya namumusong kasi nauunawaan ng mga Hudyo na si Kristo nagpapakunwaring Diyos ang kanyang pagpapara sa kanila. Sinulat ko yung verbatim. Ang kanyang pagpapara sa kanila. Sa kanya, siya'y nagpapakunwaring Diyos. Nakikipantay siya sa Diyos. Kasi nagpapakunwaring Diyos. Kaya, nakipantay siya. Ang gulo. Ang gulo. Urong sulong eh. Oo, ang gulo. Hindi talaga niya naiintindihan sinasabi niya, Brother Jones. Oo. Ano ba talaga mga kapatid? Tapos tumakbo na lang siya doon sa Juan 14:28. Eh klaro, nakikipantay. Kaso, yung paggamit niya ng talata hindi akma sa kanya, kaya nalito siya. Tingnan niyo po mga kapatid. Tapos niyang basahin yung Jes 33, eh, nagkabulbul na siya. Eh. Oh. Itong sa bagay itong Filipos kasi nilinaw na natin ito, ano, Brother Fernan. Sige lang, kung meron kang gustong sabihin doon, bago natin isunod yung isa pang video niya. Hindi. Natutuwa ako, kapatid na Johnson, doon sa pag-uurong sulong niya. Eh. Oh, nga. Minsan kakampi. Minsan tututol naman siya roon sa mga Hudyong kumakalaban. Maya-maya, kakampi na naman siya roon. So, yeah. Hindi talaga niya naiintindihan yung mga pagpapaliwanag niya. Ano, sabi ng isang talata, kapatid na Johnson, sa Santiago 1:7-8, ganito ho ang sinasabi sa atin. Ang babasahin ko muna itong sambayan ng Pilipino. Ayan, ang wika ho rito, huwag isipin ng gayong tao na tatanggap siya ng anuman sa Panginoon. Ito'y taong hati ang puso na laging nag-uurong sulong sa kanyang ginagawa. O di lalo na pagdating sa pangangaral ng Ebanghelyo, kapatid na Johnson. Sa halip na maituwid niya ang tao tungo sa tunay na aral, maililihiso niya, magiging kasangkapan siya para ang tao lumayo ng lumayo sa tunay na katotohanan, kapatid na Johnson. Kaya napaganda at meron tayong ganitong mga programa na pag-aralan natin. Ay, di nasusudsud kayo natin. Naiisa-isa natin. Napupunto-punto natin na napapag-aralan yung mga mali nilang pagpapaliwanag. Ngayon, ito ang nakakatuwa. Pakinggan natin yung explanation niya doon sa Filipos. Nang nung siya'y nagkatawang tao. Kaya ang Kristo na Diyos nasampal, nabugbog. Mm. Kasi hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Wala kang huhubarin kung wala kang maihubad. Oh, di ba baliktad? Baliktad na kapatid ko naman. Ang pinatutunayan niya dyan, nakipantay. Pero ang binabanggit niya, hinubad. Hindi ko alam kung ang paghubad ni Kristo sa kanya, yun ang pagkikipantay. Brother Jando, dapat kung nakipantay, sinuot. Oo. Hindi hinubad. Ang dinibigyan mo ng brain, yung paghubad. Hindi pakikipantay yun. Oo, baliktad na ngayon. Pagpapakumbaba ngayon, pagpapakababa ngayon eh. Oo, pag sinabing hinubad. Nakalimutan niya yata. Sana nagsama ka ng para napansin.
Oh. Yan ang nangyayari, Kapatid Johnson, kapag tutol ka ng tutol sa tamang aral eh. Mm-hmm. Ikaw tuloy ang lalong nalilisya eh. Kaya nga. Eh ngayon, yung punto por punto nila, napapag-aralan natin, oh, lumalabas ngayon kung sino ang nasa totoo talaga, Kapatid Johnson. Oh, ngayon, punta tayo dun sa sinira daw yung Sabat. Ang tanong natin eh, paano ba sinira? Yeah. Oh, edi kung talata pagbabasihan, edi yung pagpapagaling at yung pagbuhat sa higaan. O tingnan natin mga kapatid, ano? Mga gil na taga-subayba, ginamit niya yung Juan 3:33 at ang hindi niya napansin na itong Juan 3:33 ay meron diyang puntos, meron diyang salita na magpapatunay na hindi nga sinira ni Kristo ang Sabat. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Oh, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong. At sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Diyos. Alam mo, Brother Fernand, kung bakit ito sinabi, na ito ay makakatulong nga na hininga sinira ni Kristo ang Sabat. Kasi tinanong ng Panginoon eh, alin sa mabubuting gawa ang dahilan bakit nyo ako gustong batuhin? Kung sana ay dahil doon sa pagsira sa Sabat, sana inulit nila eh. Dito sa Jesus 33, yung pagsira mo sa Sabat. Dapat ganun eh. Pero ang sagot ng mga Hudyo, hindi na ron eh. Oo. Kundi doon sa pagkikipantay na lang o pagkupakunwaring Diyos. Dahil sinabi nga ni Kristo, Ama niya ang Diyos at ako at ang Ama iisa dito sa Kapitulo 10 naman. Oh, so ibig sabihin dito, sige, bigay ko muna sa'yo, Father Fernand. Ako may makalimutan kang ano eh. Sige. Nakita ko rito, yung flow of argumentation po ng mga Hudyo tsaka ng ating Panginoon, nag-skip yung mga Hudyo eh. Kasi, nasukul sila eh, pagdating doon sa Sabat eh. Hindi, hindi kasi tama, Father Fernand. Kasi sinagot ng Panginoon doon eh, yung doon sa 5:18, sinagot ng Panginoon doon, mamaya babasahin natin, tuloy mo muna yan. Oo, nasukul sila eh. Mm-hmm. Eh saan mo anya kami doon sa mabubuting gawa, 'di ba? Sabi ng ating Panginoon. Mm-hmm. Naunawaan ng mga Hudyo 'yun eh. O kaya ang binalingan ng mga Hudyo kumakalaban sa ating Panginoon, kasi pag itinuloy nila, maiipit sila sa Sabat. Tama. Ito namang mga ibang pananampalataya, binitawan na nga ng mga Hudyo yung Sabat, eh pilit naman nilang ibinabangon ang Sabat, di lalo silang nagkakabuhol-buhol dito. O ngayon, para makaiwas yung mga Hudyo doon sa pagkapahiya tungkol sa Sabat, ang binalingan nila, yung tungkol ngayon doon sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo. Yan. Oo. Yung pagsabi niya diyan na ako at ang Ama iisa, tapos yan. Yung sinabi niya rin doon na pagtawag niya sa Ama, yun ang hindi nakalimutan ng mga Hudyo, pero hindi na nila sinundan yung pagsira ni Kristo sa Sabat eh. Tama. O, tingnan natin yung ano. Balikan natin yung dito sa 33 na binasa natin. Basahin muna natin yung 31 at 32. Mm-mm. Sabi diyan, Jis 31 at 32 ng Juan. Ayan, nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya'y batuhin. Mm-mm. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? Pagkakataon na sana ng mga Hudyo rito. Dahil sinira mo ang Sabat. Ay bakit hindi yun ang sinabi nila? O, ang sabi, kasi, namumusong ka. Nagpapakunwari kang Diyos. Yan ang sagot. Nakalimutan nila yung Sabat eh. Ang layo, no? Oo, hindi na nila binanggit yung Sabat. Bakit? Ang tanong, bakit hindi nila naidiin na ang Sabat? O, kasi, balikan natin yung 5:18 ng Juan, mga kapatid. Ituloy natin sa 19. O ito. Dahil dito nga'y lalo pa ng pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinirang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman na kanyang sariling Ama ang Diyos na siya'y nakikipantay sa Diyos. O yan. Ang 19, ito ang sagot ng Panginoon. Sumagot nga si Jesus. Yan o. Ano sagot niya? Sumagot si Jesus sa kanila at sinabi sa kanila, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama.
sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Eh, hindi pa napakaliwanag. Hindi ika makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi niya pwedeng sirain yon. Ama. Kundi ang makita niyang gawin ng ama. Di ka muna, sinira ba ng ama ang sabat? Para sabihin, sinira ni Kristo ang sabat. Kung wala tayong maipakita ang sinira ng ama ang sabat, huwag natin sinasabihin na sinira ni Kristo ang sabat. Kasi sabi ni Kristo, hindi makagagawa ang anak ng anuman kundi yung nakita niyang ginawa ng ama. Kaya para dyan do, maging tama ang paratang nyo na sinira ni Kristo ang sabat, sa susunod mong episode, maghanap ka ng teksto na sinira ng ama ang sabat. Assignment, assignment. Yan yun. Kasi ang linaw ng sagot ni Kristo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng ama. Sabi nyo, sinira ni Kristo, di sinira din pala ng ama. Oo. O sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ang mga ito rin naman ginagawa ng anak sa ganyang paraan. Kuta mo. Ibig sabihin, nasagot dito ng Panginoon, hindi paninira yung ginawa niya. Kaya pagdating doon sa Jesus, nung alin doon, ang mali, ay doon na sila sa pagkikipantay. Hindi kasi nila talaga matanggap yon. Ngayon, kapatid na Johnson, babasa ko ng kalooban ng ama. Ha? Sige. Ito sa Levitico 23, talatang 3. Saling CEB, baka meron kayo dyan. Contemporary English version. Mm-hmm. Ang sabi rito ay ganito. You have 6 days when you can do your work. Mm. But the seventh day of each week is holy because it belongs to me. Yan, mayroon mo no matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Kalooban ng ama niya, kapatid na Johnson, papaano ngayon niya? Tama. hindi talaga sinira ng ama. Kaya para magkaroon, ito sa mga tagapagtanggol ng mga Hudyong kalaban ni Kristo ha, na sinira ni Kristo ang Sabat. Inyong ipaliwanag ang 5:19 bilang sagot ni Kristo doon sa bintang nila, na sinira niya ang Sabat. Pag sinabi niyo sinira ni Kristo ang Sabat, dapat ang argument niyo, sinira din ng Ama ang Sabat. Kasi kung anong ginawa ng Ama, yun ang ginawa ng anak. Eh ang tanong, Brother Fernand, ano bang ginawa ng Ama sa Sabat? Iningatan. Nama. Oo. Genesis. Iningatan itong banal. Genesis 2:1 hanggang 3. Basahin natin. Mas sa Tagalog. Genesis. Sige. Tingnan natin. Ano po ang pagkasabi po dyan? At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. 2. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga sa ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. 3. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa manlang gawang kanyang nilika at ginawa. Dito ginawa yung Sabat, ano? Binasbasan, ipinangilin, ipinagpahinga ng Ama. Ngayon, inutos niya ito sa tao. Exodus 20, talatang 8. Tapos punta natin yung 11. Alalahan yung mga araw ng Sabat upang ipangilin. Bakit? 11. Sapagkat sa 6 na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa 7th araw. Nanupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Yeah. O yan, ang linaw yan. At napansin nyo rin po, mga kapatid, bago pa binigay ang 10 utos, doon sa kapitulo 16 ng Exodus, Brother Fernand, pagdating ng Sabado, hindi nagpapaulan ang Diyos. Tama. Ng mana. Ng mana, oo. Hindi ho yun pagsira. Pagsira mo yun? Hindi pagsira. Hindi rin paglabag. Tama. Hindi paglabag yun. O ngayon, may utos ba? O mayroon bang patotoo sa Bagong Tipan na yung ama ay talagang hindi niya sinira ang Sabat? Tingnan natin yung Hebreo. Pinapagaya pa nga tayo. 4. Basahin mo natin yung
Suggest na siguro, 4 Gs. Yeah. Mm. Sapagkat ang pumapasok sa kanyang kapahingahan ay nagpapahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Anong gawa na tinutukoy dyan na sinasabing pinapagaya niya sa mga Kristiyano? Talatang 4. 4:4. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw. At nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. Hindi sinira ng Ama ang Sabat. Kaya sabi ni Kristo, hindi siya makakagawa ng iba sa ginawa ng Ama. Ay di, hindi niya sinira. Mm, tama. Sinisiraan lang siya nitong punto por punto. Oo. Oo. So, kapatid na Johnson, napansin ko rin, hindi nila naunawaan yung ano eh, yung terminong anumang gawa doon sa binasa ninyo sa Exodo 20. Oh, sigurado. Gawa kayong gagawa ng anumang gawa. Akala nila, yung gawaing pagpapagaling sa araw ng Sabat, akala nila kabilang yun doon sa Exodo 20 talatang 10 na bawal gawin. Mm-hmm. Hindi nila naunawaan yung nasa Exodo 20 talatang 10, yun ay nasa wikang Hebreo na melaka, na yun ay tumutukoy lamang sa gawaing paghahanap buhay at mga katulad nito. Hindi nito sinasakop yung pagliligtas ng buhay, ano ho, yung pagpapagaling, yung pagtulong. Oh, yun ang hindi nila naunawaan. Kaya akala nila yung ating Panginoon, sinisira niya Sabat, nilalabag niya Sabat. Hindi nila naintindihan na parito si Kristo para ituro sa atin kung papaano natin tratratuhing tama ang pag-iingat ng kabanalan ng araw ng Sabat, kapatid na Johnson. Yan. Oh. Ngayon, mga kapatid, isa pa sa... Kasi naniniwala sila nilabag ni Kristo ang Sabat. Mga kapatid, tingnan nyo to. Ano ang basihan ng mga Hudyo na nilabag nga ni Kristo ang Sabat? Balikan nga natin yung 5 ng Juan. At tingnan natin kung paano pinagaling ng Panginoon yung may sakit. Basahin natin yung 5 talatang 7. Ah, dito sa 6 na muna. Nang makita ni Jesus na siya'y nahandusay o nakahandusay at mapagkilalang siya'y malaon ng panahong may sakit, ay sinabi niya sa kanya, ibig mo bagang gumaling? 7. Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, Ginoo, wala nang taong maglusong sa akin sa tangke. Pagkalawkaw sa tubig, natapat samantalang ako'y naparoon ay nakalusong na muna ang iba bago ako. Mga kapatid, itong sitwasyon na to, dahil meron po doon tinatawag na tangke ng Siloe na paniniwala nila na may panahon na ginagalaw ito ng anghel at ang unang makalusong, makahawak doon sa tubig, gagaling. Gagaling. Eh itong lumpo, hindi siya makapag-unahan, hindi niya kayang makipag-unahan. Tinanong ng Panginoon, gusto mo mong gumaling? Sabi ng lumpo, hindi ko magagawa kasi bago pa ako makarating, mauunahan na ako eh. O yan, ang sagot ng Panginoon sa city. Yan ang sinagot sa Panginoon nung may sakit sa city na binasa natin. 8. Sinabi sa kanya ni Jesus, magtindig ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. O, tinan nyo ha. Ang utos ng Panginoon, tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo. 9. Pagdakay, gumaling ang lalaki at binuhat ang kanyang higaan at lumakad. Noon ngay araw ng Sabat. Ngayon, ito, problema. Jes, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa kanya na pinagaling, ito'y araw ng Sabat. Hindi matuwid na buhatin mo ang iyong higaan. Yan ang isa sa inaakusa nilang paglabag. Kasi bakit itong Kristo na to, inutos niyang buhatin ang higaan. Ibig sabihin, yun ang inaakala nilang paglabag. O ngayon, 11. Ngunit sila'y sinagot niya, ang nagpagaling sa akin, ang sharing sa akin ay nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Tinanong nila siya, sino ang taong iyo sa iyo'y nagsabi, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka?
13, ngunit hindi nakikilala ng pinagaling kung sino siya, sapagkat si Jesus ay humiwalay palibhas ay may karamihan sa dakong niyaon. Yan. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kanya sinabi, narito, ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyong lalong masama. Umalis ang taong tao at sinaysay sa mga Hudyo na si Jesus ang sa kanya nagpagaling. Ayon! Kasi hinahanap ng mga Hudyo. Sino nagsabi sa iyong buhatin mo, higaan mo? Ay nakilala ng tao nung ma-encounter niya sa templo. Ito! Di nagsumbong sa akin. Ayun, nandun yung nagpagaling sa akin. Kaya nangyari ho yung nandun sa 18. Yun ang istorya niyan. Yung pagsita. Kaya itong nag-comment kanina si sino ba yun? O yung nakasulat daw kasi. Yan ang konteksto Tama. Ang mga Hudyo, sino nagsabi sa'yo buhatin mo yan? At lumakad ka? Ay tinuro. Kaya ngayon bang binanggit yung nasa 18. Sinangot naman dun sa 19 ng Panginoon, mga kapatid. Ngayon ito ang tanong. Yung pangpagbuhat ng higaan ng Panginoon na yung pinabuhat niya doon sa lumpo, yun ho ba ay labag sa kautusan sa Biblia? Wala ho noon. Alam niyo kung saan mababasa yan? Eto, babasahan ko po kayo, mga kapatid. Saan hinango ng mga Hudyo na yung pagbuhat ng higaan ay paglabag? O ito, makikita nyo to online, Mishnah, chapter 10, verse 5. Ang topic ay empty bed, yung higaan na walang laman. Ito ang nakasulat. The Mishnah passage declared that if a man carries a living person in a bed, he is exempt even on account of taking out the bed. For the bed is secondary to him. The Mishnah New Translation by Jacob Neusner just could carry a man in a bed but not a bed itself. Ayon! Yan daw, ayon dito sa Mishnah na translation ni Jacob Neusner, ay hindi ho pwedeng magbuhat yung tao ng kanyang higaan na walang laman. Yun ang ginawa nung ano? Ay, paglabag yan. Kinampihan ng Katoliko, ay ng CFD, ni Jado. Tapos, ang laban. Yan ho, Brother Jando, mga kapatid, wala tayong hindi sasagutin na bati ko sa atin. I-inform nyo lang kami kasi ako, Brother Fernand, hindi ko kasi ugali magkalkal sino kaya yung, ano kayong mga ano. Hindi, kasi ako may mga topic akong gustong i-discuss, kung ano yung naibipasa, request. Pero yung mga ganyan, hanggat hindi na ipapasa ho sa akin, ay hindi ko alam yan. Ito, may nang nagpasa. Ang dali hong i-trace, mga kapatid. Ang ano na ng internet, social media natin, naka-online na harlos yan, i-research nyo lang eh. Yung pala, yung tao na nagbuhat ng higaan ayon sa kanilang tradisyon, paglabag. Yun ang ibinintang nila sa Panginoon. Hindi nila mapatunayan. Sinagot ng Panginoon eh. Oo. Oo. yun. Kakampi nga sila ng kalaban. Brother Johnson, ano, doon sa verse 16, very obvious talaga eh, na kinakalaban nila yung Panginoon. Kasi sabi nila, no, sa 16, 5-16 ng Juan, at dahil dito'y pinag-usig ng mga Hudyo sa Jesus, dahil doon sa kasaysayang yun, inusig nilang Panginoong Jesucristo, na kinampihan naman ng kapatid na Jando. At I hope, kapatid na Johnson, sana maliwanagan ng kapatid na Jando rito at ng iba pang mga nahihirati sa maling paniniwalang ganoon. Na maunawaan nila na ito ay isang false statement, no, ng mga Hudyo na hindi dapat kampihan. At manatili sana tayo sa katotohanan. Kagaya sa sabi ng mga apostol, ang ating Panginoong Jesucristo, matuwid, hindi labagista, hindi mapanira ng kautusan. Yan, kaya napakaganda ng pagkakataong ito
ay naipauunawa natin kung paano uunawaing tama ang banal na kasulatan at mga statement ito, kapatid na Johnson. So ayan ho mga kapatid, ano? Ayon sa Mishnah, pwede buhatin yung bed kung may nakahigang tao na may sakit. Pero kung walang laman, ay bawal. Oh, di ba? Ibig sabihin, yung taong yon na dala doon araw ng Sabat, hindi yun ang maipuna ng mga Hudyo. Ba't ka nakarating dito? Sabado ngayon, nakaano ka? Eh kaso tumayo siya eh. Wala na siya doon sa bed eh. Kaya para sa kanilang tradisyon, mali na yon. Yun ang paglabag ni Kristo sa Sabat. Mga kapatid, ngayon sasabihin nyo, nilabag nga ni Kristo, yun. Saan base yun? Sa tradisyon nila. Sa Book of Mishnah, chapter 10, verse 5. Oh, yan po mga kapatid. Yung Mishnah kapatid na Johnson, ano lamang po yan para maunawaan ng ating mga kababayan, yan lamang yung self-interpretation ng mga matatanda sa kanila noong araw. Yan, tradisyon nga ang tawag nila eh. Oo, tradisyon lang po yan. Hindi talaga yan ang hindi talaga yan yung kapantay ng authority ng Biblia, Brother Johnson. Kasama yan doon sa pinupuna na sa Marcos 7 ng mga salit-saling sabi nila. Yan, oo. Oo, na sabi ng Panginoon, walang kabuluhan kung diyan yung binabasa yun yung paniniwala. Oh, katulad ng mga isa sa mga tradisyon, hindi ka pwedeng kumain nang hindi ka naghugas ng kamay. Oh, ganun 'yon mga kapatid. O tuloy natin si Jando. To. Naman ni Kristo sa Juan 14:28, nasabi ni Kristo, narinig din niyo kung paanong sinabi ko sa inyo papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasasaama sapagkat ang Ama ay lalong dakila yeah, kaysa akin. Bakit sinabi yan ni Kristo? Yun ay dahil hinubad na niya ang pagkapantay niya sa Diyos nang siya'y na ganyong alipit na kitulad sa mga tao. Yun. Itong 14:28 ng Juan, pinaliwanag niya, Brother Fernand. Napansin mo yun? Yung 14:28, sabi rito, narinig ninyo kung paano sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak, dahil sa ako'y pasasama, sapagat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Hindi nga nakikipantay kasi tinataas niya yung Ama. Ama. Eh, kaya ang pagsusot niya ay kasi nagkatawang tao na si Kristo. Parang gusto niya sabihin, Brother Fernand, doon sa chapter 5, hindi yung nagkatawang tao. Sa chapter 14, doon ang katawang tao. Kaya hindi na siya kapantay. Oo. Tika, saan kayang chapter na? Mula chapter 5 hanggang 14. Saan kaya doon nagkatawang tao si Kristo? Ang lagay doon sa chapter 5, hindi pa nagkakatawang tao, kaya nakikipantay pa siya. Noong nagkatawang tao, hindi na nakipantay, at ito na yung 14:28. Mga kapatid, malinaw kaya. Ganyan ba yung malinaw? At sasabihin, tunay na aral? Aba, Brother Fernand. Oo. Sa datings pa lang eh, sumasablay-sablay na eh. Kasi, yung chapter 5, nakipantay siya, sabi niya eh. Oo. Akaso, ang Pilipos ang binasa. Parang ang Pilipos nasulat sa panahon nung sinusulat din ni Juan yung ano. Para si Uproptex eh, Brother Johnson. Pagdating sa chapter 14, sinabi niya na mas dakila ang Ama kaysa kanya. Kaya daw sinabi ito kasi hinubad niya na. O saan ba hinubad? Chapter 5, hindi pa nahuhubad. Kasi nakikipantay pa eh. Pagdating sa chapter 14, nahubad na. Alin kaya doon sa chapter na hinubad ni Kristo yung magkadis niya? Dapat linawin niya yan. Pangalawang assignment na yan. Eh kasi ang labo eh. Labo. Napakalabo. Second assignment yan. Ginulon niya yung Biblia eh. Huwag na lang. Sigurado ito pag sumagot ito. Aabangan na nga lang natin eh. Pasan niyo mga kapatid kung mayroon pang nakita ho dyan. Ito, isunod pa natin. Sabi niya Totoo yun. Na talaga nakikipantay siya sa Diyos.
At kung totoo na siya nagigipantay sa Diyos, then totoo na sinira niya ang araw ng Sabat. Pero, ang sabi ng SDA minister... Pero totoo daw talaga eh. Totoo daw talaga na sinira ni Kristo. O eh, nasagot na ho natin mga kapatid. Wala na, sira na ho yung kanyang ano, eh, argument. O ngayon, tuloy natin. Tapusin talaga natin to. Okay, sige. Talagang pinaninindigan niya. Ngayon, anong nangyayari sa ganitong pangyayari? Kinontra ni Amikan ang argumento ng kanyang isang kasamang mangangaral para lang may maibato kinontra mo lang. Sa paring nagsasagawa ng kumpisal. Ano sa... Hindi na, hindi ko kinontra. Pinagkontra mo lang. Brother Jando. Oh. Para dalang daw may maibato sa pare na nagsasagawa ng kumpisal. Excuse me po, mga kapatid. Tinatalakay lang ho namin yung sino ang katuparan ng maliit na sungay. Tinatalakay lang po namin yon. At nagagather po kami ng information at mga referensya para mapatunayan kung sino yon. Hindi ho namin focus yung pari, kundi natamaan lang kasi sila yung nagpapatawad nung kasalanan. Nagkataon lang yon. Ito pa. Tamang, inggit lang siguro itong si Amikan dahil hindi sila ang tunay ni Iglesia na siyang binigyan ng otoridad na magpatawad ng kasalanan. Iyan naman ay mababasa naman natin sa Juan 20:21 hanggang 23. Sabi dito, muling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isusugo ko rin kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan nino man, ay pinatawad na ang mga yon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ayan, so maliwanag po doon na yun ay kakontra sa sinabi ni Amikan, ano? Kasi wala silang authority ganun eh. O ngayon, yan isa sa mga ebidensya, hindi sila tunay na iglesia. Ayun, patuloy pa natin pakinggan yung kanyang mga pinagsasabi sa kanyang video. Okay, doon muna. Mamaya muna ako pakinggan. Ito muna pakinggan, no? Okay, sige. Punta natin tong parang doon siya... Palagay na palagay doon sa Juan na 20, 21 hanggang 23. Ayun na yung sinasabi natin kanina. Hindi ko mo may nabasa kay ganun na yun eh. Oo, unawain natin. Thank you, Brother Fernan. Kasi nakarami na ako kanina. Ikaw naman mag-explain muna. Oo. At makikita natin mula kanina pa, no? Paano sila yung tunay na iglesia? kanina pa nagkakalito-lito at mali-mali aral eh. Oo. Diyan pa lang nakikita na natin, hindi talaga sila. Kaya ang terminong ginagamit ko nga dyan, sila ang sulpo talaga eh. At hindi talaga yung tunay na pinagkatiwalaan eh. Itong ginagamit nilang ito, yung Juan na 20, 21 at 23. Ano, nagkaroon sila dito ng private interpretation, kapatid na tama. Johnson, na akala nila ano na yung pangungumpisal doctrines nila ito na yung mag-hold ng matibay. Pero, tandaan po natin mga kasama, mga kaibigan, wala po itong pag-i-inject o hindi ito pumapanig doon sa doktrina nila ng pangungumpisal sa pare. Ano? Oo, hindi eh. Kasi, kung titignan natin yung larawan, Brother Johnson, from Old Testament to New Testament, ano? Sa, kagaya halimbawa, sa Old Testament, may mga pare na ron eh. Diba? Tama. Oo. Pero doon sa awit 32, talatang 5, hindi sila lumalapit doon sa pare para pag sila nagkasala sa Diyos, hindi sila lumalapit sa pare para i-declare ng pare na sila'y patawarin. Tama. Kundi
ang lapit nila sa Diyos mismo kung saan sila nagkasala. Oh? Kaya igaguide ito, lang sila ng mga pare kung anong gagawin nila. Yan, oo. Hindi yung pare ang magdi-declare na pinatawad ka na, na hindi ka natatawag sa Diyos. Pusahin natin yung talatang binanggit mo. Maganda yun. Oo. Ayan, o. Oh. Yan. Tayo 2.5, basahin natin. Ang wika'y ganito. Aking kinikilala ang aking kasalanan sa iyo. Ay, sino ba yung iyo? Yun ba yung pare? Hindi, ang Diyos po yan. Oo nga. Aking kinikilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang kanino? Sa pare. Sa Panginoon. Anak ko, hindi pala pare. Hindi pare eh. Sa Panginoon. At iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Yeah. Napakaliwanag. E di lalabas niyan, kung tama sila, Brother Fernan, mas magaling pa ang pari nila ngayon kaysa pari noon. Oo, tama. Oo, mahirap naman yung paniwalaan. Pagkaganyan, ayawan na. Ayawan na. Oo. Oo. Ay, dagdagan ko talata, kapatid na Johnson. Sige. Dito sa Gawa 10:43. Tignan po ninyo. Gawa 10:43. Siya ang pinatutuhanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang ano? Pangalan. Pari ba? Hindi. Ng kanyang pangalan. Iyo. Direct to God. Hindi doon sa mga pari, kapatid na Johnson. Oh, yan pangalan na yan. Yung nasa 4-12 na yan. Yung tanging daan para maligtas ang tao. Oh, idadagdagan natin, mga kapatid. Oh, tingnan natin. Itong Juan 20, katulad din po yan ng nasa Lucas 24, nasa Mateo 28, na paakyat ng ating Panginoon sa langit. Ito pong Juan 20:21 at hanggang 23, ito'y habili ng Panginoon dun sa kanilang gagampan ng pangangaral. Kasi, kung tama sila, parang ang gagawin ng mga alagad dito, ay wala nang gagawin kundi magpatawad na lang ng kasalanan kung sinong masalubong nila. Mm-hmm. Hindi ho, pangangaral ito. Katulad po itong tingnan po ninyo eh. Ewan ko, gumagamit ito ng ibang mga komentary dahil lahat na ng komentary, tinignan ko. Talagang inihahanbing talaga ito sa Mateo 28, Lucas 24, ayan, ito, Juan 20, tara, Kapitulo 20. Last chapter to yun ng 4 Gospel eh. Na ang ibig mong sabihin yan, mga kapatid, ay yung ibinigay na kapamahalaan sa kanila ng pangangaral, ang magiging bunga noon ay kapatawaran ng kasalanan ng mga tatanggap sa Panginoon. Ano ho ang katunayan natin? Paano po ba in-apply ito? Basahin muna natin itong nasa Gawa 8:21-22 bago natin puntahan yung naging fulfillment nitong paggawa ng mga alagad kung paano napapatawad ang kasalanan ng mga tao. Basahin muna natin 8:21-22. Wala kang bahagi ni kapalaran man sa bagay na ito sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harap ng Diyos. 22. Magsisi ka nga sa kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon. Wala namang abag Ginoong Maria dyan. Baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. O ang linaw, mga kapatid, manalangin sa Panginoon. Ito. Sa unang Juan 1:9, papaano? Yan. At saan ikinukumpisal? Kasi maling ikapit na, yun ang ginagawa ng mga pare. Mali. Dahil kung tama sila, di mali na itong mga talatang ito. Tama, Juan 1:9. Yan ang nakasulat dyan. Kung ipahahayag natin, unang Juan 1:9, kung
pinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. O kanino ipapahayag? Sa pare ba? Mga kapatid? Sa Diyos mismo. Oh. Sa ating Panginoon yan, oh. Tinan mo, oh, Kapitulo 2, talatang 1. Diyan din. Chapter 2, verse 1. Umunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, ang mga pari. Ganun ba yun? Si Kristo ang matuwid. Oh, ayan, inulit na naman pagiging matuwid. Eh, yung palang itong Juan na to, ito yung Juan dun eh. Oo. Na nagsulat. Eh, kung pala alam niya na may pwede niyang patawar, ba't ituro niya pa kay Kristo? Bakit niya sasabihin rito? Itagapamagitan tayo. Sa kanya niyo ikumpisal. 1:9. Oh. O, paano ngayon niya tatayo yung ganyan, Brother Jando? Oh. Oh. At paano nangaral ang mga alagad? Ito na, Brother Bernard. Oo, sige po. Kasi nga, sa chapter 20 ng Juan, chapter 24 ng Lucas, chapter 28 ng Mateo, ang karong kasunod dun, umakyat ng ating Panginoon sa langit eh. Di ba? At doon sa gawa, no? Sa gawa 1, tingnan nga natin ang talatang 1 ng gawa at basahin natin. O, tingnan po natin. O, ang unang kasaysayan na ginawa ko, o Teofilo, ay tungkol sa lahat ng pinasimulang ginawa na itinuro ni Jesus. 2. Hanggang sa araw natanggapin siya sa kaitaasan pagkatapos na makapagbigay siya ng mga utos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga apostol na kanyang hinirang. Di ba yan yun? Kasama niyan yung gawa 20. 3. Talatang 3. Nasa kanila na may napakita rin siyang buhay sa pamamagitan ng maraming mga katayuan. Pagkatapos, katunayan, pagkatapos na siya'y makapaghirap na napakikita sa kanila sa loob ng 40 araw at nagpahayag ng mga bagay tungkol sa kaharian ng Diyos. 4. At palibhasay ni kapagpulong sa kanila, ay ipinag-utos niya sa kanila na huwag silang magsialis sa Jerusalem, kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinasabi niyang narinig ninyo sa akin. Sumunod. Sige, tuloy-tuloy. Sa pagkatunay na si Juan ay nagbautismo sa ng tubig, datapwat kayo'y babautismoan sa Espiritu Santo na di malalaunan pa. Tinanong nga siya nila nang sila'y nagkakatipo na nagsasabi, Panginoon, isa sa uli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahon ito? City. Ito na. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkakaalam ng mga panahon o ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. 8. Datapat tanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Hudiya at Samaria hanggang sa kahuli-huling hagana ng lupa. 9. Yan na. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito nang siya'y tinitingnan nila, ay dinala siya sa itaas at siya'y tinanggap sa isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. O di, ito na ngayon. Karugtong niya na nandun sa 20 ng Juan, Brother Fernan eh. O, tama po. Yan. E di, umalis na siya. Tanong, ginawa na ngayon nung mga alagad yung kapahamalaan na ang pagkaintindi na dyan do, magpatawad ng kasalanan. E paano nila ginawa? Yan. Ang pagpapatawad sa kasalanan. Nangumpisal ba katulad ng ginagawa sa pari nila ngayon? O ito? Hindi. 2:38, Brother Pernan, ang gawa. Yan, oh. Oh, tingnan po, ninyo. Ganda yan. 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Saan saan dinadala ng mga alagad ang mga pinapangaralan? Tinuturo kay Kristo eh. Doon ang kapatawaran. Hindi sa pare. Hindi. Oh. Layo. Layo. Di ba? Oh.
Kaya, nako, sablay talaga mga kapatid. Eh, ang laki ng ano niya eh, ng kumpiyansa niya eh. Akala niya, oo. Okay na yun. Di ba? Oo. Oh. So, at saka kapatid na Johnson. No? Sige, sige. Johnson, walang ano, no? Walang tala o record sa Biblia na yung mga tao na nagkasala sa Diyos, sa mga apostol, wala. Humingi ng tawad. Wala. Itinuturo nilang ng mga apostol kay Kristo eh. Oo. Kaya yung binasa po ninyo eh, ang pagtuturo, lalapit talaga kay Kristo. Kaya lumalabas din yung unang Juan, 1:9. Oo. Kaya itong doktrina nila, tungkol dito sa pangungumpisal sa mga pare, medyo nasaktan lang sila, kapatid na Johnson, doon sa narinig nila sa iyo na katotohanan. Oo. Kaya nagkaroon sila ng ganitong rebuttal. Umaray lang sila. Pero ganun pa man, nakikita ho natin mga kababayan, mga kapatid, no? Dahil wala itong tala, ano ho, na katulad ng ating sinasabi na yung mga inaralan ng ating mga apostol, eh, nangumpisal. Mm-hmm. O, yung kasalanan nila sa Diyos, ikinumpisal nila doon sa mga tawag dito sa mga apostol, wala pong ganung tala. Sa lumang tipan, wala rin. Wala rin. Oh. Eh, wala rin. Lalo na ron, kasi umiiral doon ng ano is, ang pare, ang sasordote. Mm. Oh. Eh, kaso, tinuturo ng sasordote, eh, yung mga tao sa Diyos naman nananalangin. Sa Diyos din. Oo. Oh. Ayan. Sige, kapatid na Johnson. Oh, tama yon, Brother Fernan. Di ba? Oh, ngayon, eh, itong gist 43 nitong gawa, ay, nabasahin pa natin ito. Yeah. Gist 43 ng gawa. Sabi diyan, siya ang pinatutuhanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang pangalan. Ay, binasa mo na pala ito kanina, no? Oo. Ay, talagang kay Kristo eh. At saka yung Hebreo 9:22, kay Kristo din ito nakaturo eh. Tinan nyo, 9:22 ng Hebreo. Ayan. At ayon, sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kaninong dugo yon? Sa mga alagad? Kay Kristo. Kay Kristo yun. Oh. Kay Kristo po yung dugo. At doon tayo hingi ng tawad. Unang Juan 1:9. Hindi sa pari. Yan. Hindi sa declaration ng pari. Tama. Oo. Oh. Kundi sa dugo mismo ng ating Panginoon. Oh, ito. Magigyan pa natin siya. Ito yung pa naman tayo. Sige. Ay, patawad ka. Ulit. Tao ka ay isang pamumusog. Ang magpatawad ka ulit na tao ka ay isang pamumusog. Wala sabi niya, bala. Bakit daw kailangan pang lumapit doon? Yun ay dahil, amikan, yun ay dahil sinabi ni Kristo. Ulitin natin ang sinasabi sa Juan 20:23. Sabi dito, kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninyo man, o paano mapapatawad kung hindi ka lalapit doon? Naunawaan mo yan, amikan? Paano ka mapapatawad kung hindi ka lalapit at humingi ng tawad? Saan? Ayan o, unang binigyan ang mga apostol. O pagkatapos, sila hiningahan niya. Sinong hiningahan? Yung mga alagad. At anong sinabi niya? Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. So merong ibinigay na Espiritu Santo. Anong gagawin nila doon? Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ni Juan, sino nagutos matapos silang tanggapin. Kung patatawarin ninyo, eh sabi diyan sunamikan, kapag ikaw ay tao, gaya ng mga apostol, ng mga tao, kapag ikaw ay tao at napatawad ka ng kasalanan, yan ay pamumusong. At pakinggan nyo. Oh, yun. Nasagot na natin kayo yung mga kapatid. Gusto niya palabasin ng hingahan, di magpatawad na eh. Kaso lang, nung nangaral ng mga alagad, hindi naman nagpatawad. Tinuturo kay Kristo eh. Para mapatawad yung kasalanan. Oh, eh. Tingnan pa natin yung sinabi niya rito. Tingnan niyo. Sabi ni Amikan na pag nagpatawad ka na tao ka, yan ay isang pamumusong.
Saan mo kinuha yung unawang yan na mikan? Ibig sabihin, ay sumasang-ayon. Ha? Sumasang-ayon itong si Amikan na sinabi ng kalaban ni Kristo na si Kristo nga bilang tao nalito na naman siya eh. Ay namumusong. Nalito na naman siya. Iyon nga yung kanyang binabanatan sa akin na hindi ako sumang-ayon. Ngayon, ngayon, pinakalabas niya, sumang-ayon na daw ako eh. Oo. Bihira, no? Alasin na naman. Ang gulo-gulo. Di ba kaya ang mga tinaskas ito, dahil hindi ako sumang-ayon dun sa sinabi ng mga kalaban ni Kristo na sinira niya yung Sabat. Oh. Eh bakit ngayon? Gusto mong palabasin? Sumasang-ayon na ako? Oh, strawman arguments na yan para lang makita ng kanyang tagapanood na mali ka talaga. Kaya nga. Dirty tactics yan. So, marami na tayong talatang binasa, mga kapatid. Pero tapusin lang talaga natin itong video niya. Baka sabihin may pinili tayo. Ito. Oo nga. Si Kristo ba tunay na tao? O balikan natin, basahin natin na si Kristo ay tunay na tao. Hindi naman tayo unang tutol Timoteo dyan. Hindi tayo tutol dyan. Pero meron dyan mali siyang sinabi. There is only one God. Uh-huh. And Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human. Ito, tanong, ito. Si Kristo ba dyan tunay na tao? Uh-huh. Yes, si Kristo tunay na tao. Ngayon, si Kristo ba nagpatawad ng kasalanan? Lito ulit bilang tao, nagpatawad siya. Marcos 2:5. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Ngayon, bantay, ano nangyari nang si Kristo ay nagpatawad? Parang may nakaupo ng ilang eh tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito. Niyo, ha? Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Ayan na. Nilalapastangan niya ang Diyos. Uh-huh. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? Dahil na rin dyan, sabi sumagot si Kristo. Sabi ko na ngunit sa'yo, upang malaman ninyo ng anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa paralitiko. Yun naman pala eh. Edi, parang pinukpok nga niyang ulo niya sa talata niya. Binasa niya na ang anak ng tao ang may karapatan magpatawad ng kasalanan. Yeah. Ay bakit nilagay niya sa pari? sana hindi niya lang natinuloy yung talata eh. Mapapailing ka na lang talaga eh. Kasi yung binasa niyang talata, kontra na naman sa kanya. Oh. Andoon sa dulo eh. Kung kanino talaga ibinigay ang karapatang magpatawad ng kasalanan. Kaya yung chapter 20 verse 23, hindi niya naintindihan. Yun ho ay karapatan sa pangangaral. Na yung pag nangaral ka, ganito po kasi ni, ang evangelism o yung tinatawag na pangangaral, talaga ang purpose yan para sa kapatawaran ng kasalanan. Bakit? Ipapakilala mo sa tao nagkasala eh. Saan lalapit ang tao? Kay, sa pari. Ituturo mo kay Kristo katulad ng mga binasa natin talata. Ipinapakilala nila si Kristo. Doon ang kapatawaran ng kasalanan. Kaya parang ang kredito nandoon din sa mga alagad. Pero hindi yung katulad ng ginagawa nila na pakukumpisalin sa pari. Kundi dahil sa mga pangangaral ng mga alagad, napatawad ang kanilang kasalanan dahil nagsisi sila, tinanggap nila si Kristo. Yun, napakalinaw niyan. Ganun yun mga kapatid. Ito pa. Ito, nagpapatawad. At yung kapangyarihan ng pagpapatawad, ipinasa niya sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo kung patatawarin ninyo. Ibig sabihin ba nito, Jason Amikan, inuutusan ni Kristo ang mga alagad niyang tao na gumawa ng pamumusong? Pagkaintindi mo lang yun. Hindi kasi pagpapatawad nga ang ibig sabihin nun, kundi
pangangaral niyon. Binigay sa kanila yung espiritu, di ba gawa? O binigay yung espiritu. O nung ibinigay yung espiritu, ano sabi nila? Magsisi kayo. Tanggapin ninyo si Kristo sa ikamagpapatawad ng inyong kasalanan. Hindi naman sinabi ng mga alagad na magsisi kayo, pinatatawad ko na kayo. Wala namang ganun. Hindi ganun. Oo. Wala. At saka dito, kapatid na Johnson, sa ito, common verse ito, ha, buhay pang ating Panginoong Jesucristo rito. Nang ilapat niya itong Mateo 6:12. Tingnan ho ninyo. Common verse na ito eh. O, sabi rito, at patawarin mo kami. Sino yung ina-addressan ng mo? Hindi ho yan yung mga pare eh. O, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. Kung titignan niyo po yung talatang ito, naka-address ang paghingi ng tawad kung sa Diyos ka nagkasala, sa Diyos ka lalapit. Mm-hmm. Kaya sabi, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Hindi inuutusan sila o pupunta kayo sa mga pari, doon kayo dudulog. Hindi. Kundi itinuturo dito na mag-direct approach tayo sa Diyos. Tama. Kaya patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. O dito naman sa baba, human to human naman ito. Mm-hmm. O, kaya mali talaga yung dinadrive ng kapatid na Jando. Jando eh. O, at sa kanya mismong statement, nagko-conflict na mahirap ipagkatiwala yung iyong pananampalataya sa mali-maling doktrina, kapatid na Johnson. Tama. Oh. Ayan. Oh, sige, pangat binanggit niya kasi kanina doon. Do tinanggap yung espiritu ika. Oh, sundan natin siya. Puntahan natin yung gawa 32:33. Kasi binasa natin yung 38 eh. Simulan niya sa 33. Tingnan niyo po kung ano nangyari. Gawa 2:33. Palibasa ngay ipinangaral ng kamay ng Diyos na tinanggap na sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo. Ayan na. Ay ibinuhos niya ito na inyong nakikita at naririnig. 34. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, datapat. Siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. 35. Hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tuntungan ng iyong mga paa. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa cross. Napansin nyo, mga kapatid, nangangaral ang mga alagad tungkol kay Kristo, yung hindi nila tinanggap. Di ba? Oh, ipinako ninyo sa cross itong Jesus na ito. Ang sabi po sa 37, nang marinig nga nila ito, nangasaktan ang kanilang puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, eh itong Pedro na to, nasabi lang, Papa, ano sabi ni Pedro? At sinabi nila kay Pedro at sa ibang mga alagad, mga kapatid, anong gagawin namin? Anong sabi ni Pedro? Pinatawad ko na kayo. Ganun ba yun? Hindi. 38. Sabi ng Papa nila na si Pedro. At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayun ang sagot, ang solusyon. Hindi kumpisal. Bautismo, kasi yun ang totaling talagang pagbura sa kasalanan nila, kalakip yun ng pagsisisi na ang ibig sabihin ay kapatawaran sa pamamagitan ng ano? Ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Nasaan na ngayon yung 2023 ng Juan na sabing nagpatawad sila, iwala naman dyan. Tinuro nila kay Kristo. O, di ba? Basag. mahirapan na silang itindig ulit ito kasi... Abay, kung malakas ang loob niya, pwede siguro ulit. Pero palagay ko, sabi pa ng mga sabongiro, pilay patay na ito eh. Pilay patay na siya dito. O ito, mayroon pa siya eh.
pa, kailangan talaga natin to ubusin. Pa siya, sabi niya na maliban daw na sa iyo nagkasala at humingi ng patawad, ay doon ka na magpatawad. Yung sabi niya, pakinggan natin yung video. Pwede kang magpatawad kung sa'yo mismo nagkagawa ng kasalanan. Tama naman talaga yan eh. Pero yung nakagawa kay Pedro, kayo ang kahingi ng tawad, hindi po pwede, pamumusong yun. Hindi po pwede, pamumusong yun. Ulit-ulit niya. Hindi po pwede, pamumusong yun. Ang tanong, tama ba unawa ni Amikan? Tama. Mali. Ikaw hindi ba nakakaintindi ng Biblia to? Ang tinutukoy na yan ni Amikan ay ang sinasabi sa Matthew 6:14 hanggang 15. Tina mo, Brother Fernand. Hindi daw ako nakakaunawa ng Biblia, pero sabi niya, ang tinutukoy ko nasa Matthew 6. Ay, di nakakaunawa ako. Nahulaan niya yung tinutukoy ko eh. Feeling magaling. No, hindi raw ako nakakaunawa. Kaya ang tinutukoy ni Amika nasa Mateo. Eh di nakakaunawa. Yeah. Alam mo nga eh, na tama yung tinukoy ko eh. Di ba? Paano ka pa ngayon yan? Eh hindi, mahirap po yun. Kala siguro, dahil baka may mga videos lang hindi ko nasagot. Kala siguro, kahirap na hirap tayo. Napabayaan na. Eh gustong-gusto ko nga pa man din may ganyan eh. Ito pa. Sige nga, ni Amikan ay ang sinasabi sa Mateo 6:14-15. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Pansinin nyo ito. Gusto ko mapansin nyo itong karugtong na ito, ha? Ngunit. Kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Tapos? Yan ba ay katulad doon sa Juan 20:21-23? Hindi talaga. Hindi yan katulad. Bakit? Ayon dyan, kung hindi ninyo pinapatawad, halimbawa ako, ako, nagkasala sa akin si Pedro, humingi ng tawad, hindi ko pinatawad. Pag hindi ko siya pinatawad, pati ako hindi patatawarin ng Ama. Yun ang nasa Mateo 6:14-15. Kung sa... Ayan, mga kapatid. Ano masasabi mo doon? Masyadong manipis. Hindi man nakasugat sa ating pananampalataya, kapatid na Johnson eh. Kundi lalo pang tumibay at lalo pang nakita ng ating mga kababayan na tayo talaga ang nasa tunay na aral at sumusunod sa pamantayan ng Biblia. Tama. Kaya yung sinasabi niya, katulad ba yan? Natural, hindi. Kaya nga pinaliwanag namin yung 2023 eh. Iba talaga yan dahil yun ay may kinalaman sa gagampanan nilang pangangaral ng mga alagad. Bakit ngayon? Pinagkontra na tayo. Ngayon gusto niya pang sabihin na pinagpariho ko yung Juan 20:23 at Mateo 6. Masyadong dirty tactics talaga, no? Kasi gusto niya talagang magmukha tayong mali. Ito pa. Meron pa siya eh. Ito, ikalawang Korinto 2:10. Iba yun. Yeah. Isa sa mga halimbawa na talagang hindi pamumusong pag nasa authority patapos ka tayo, ng Iglesia, gaya ng mga apostol, Apostol Pablo. Kung ikaw ay nasa otoridad, gaya ng mga pare, si Apostol Pablo, unang-una siya ay pare. Basahin natin nga si sa Apostol Pablo ay pare. Yan ay nasa Roma 15:16, sabi ni 15:16, sabi dito ni Apostol Pablo, gayunman sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin upang maging lingkod ni Kristo Jesus at gumanap ng tungkuling gaya ng isang pare sa mga hintil. Gaya ng mapare. San Pablo pala, gumaganap ng tungkulin sa kanya, gaya ng isang pare. Ngayon, ano ba ang ginagawa ni San Pablo bilang gumaganap ng tungkulin ng isang pare? Okay, 2:10 ng ikalawang Korinto. Ang sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin.
kilala ba ni San Pablo kung sino pinatawad nila? Ha? Kasi sino man eh. Ang sino ang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Mm-hmm. Eto pa. Ang pinatawad ko, kung mayroon man, o kilala ba niya? Ha? Kung mayroon man nga, kilala hindi nga sigurado kung mayroon man eh. Kung mayroon man akong dapat patawarin, ay pinatawad ko na sa harapan ni Kristo. Uh-huh. Alang-alang sa inyo. O, bakit alang-alang sa inyo? Eh, sa kanya pala nagkasala, doon ka lang dapat pala humingi ng tawad. Eh, sabi kasi ni Jason Namikan, kung nagkasala ka kay Pedro, tapos humingi ka ng tawad doon kay Juan, yun ay pamumusong. Pwede kang magpatawad kung sa'yo mismo nagkagawa ng kasalanan yung tao. Pero yung nakagawa kay Pedro, kay Juan kahingi ng tawad, hindi po pwede, pamumusong yun. Hindi po pwede, pamumusong yun. Yan ay ebidensya na ito palang dyan sunamikan, eh hindi pala ito nakakaunawa ng Biblia. Mas nananaig sa kanya, natulig sa ina, katolik, kasi sabihin ng totoo. Ano pa isang mga ebidensya na may mga tao hindi nagkasala sa mga apostol, ha? Hindi nagkasala sa mga apostol, ha? Pero lumapit pa rin para humingi ng tawad. O, basahin natin sinasabi ito sa Gawa, okay. 19:18 hanggang 20. Marami sa mga sumampalataya ang dumating at nagpahayag na mga dati nilang gawain. Ano yung ginagawa nila? At ano yung kanilang ipinahayag, ano? Marami sa mga dating gumagamit ng mahika. O, saan sila nagkasala sa paggamit ng mahika sa mga apostol? Siyempre, sa Diyos. O, marami sa mga dating gumagamit ng mahika ang nagtipo ng kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harap ng madla. Sa kabuuan, ang alaga ng mga ito ay umabot sa 50,000 salaping pilak. Sa ganitong makapangyarihang paraan ay lumaganap at nagtagumpay ang salita ng Panginoon. Tanong, sino sa mga mahikero dito nagkasala sa mga apostol? Sino? Meron ba kahit isa? Eh ano kaya ang puntos mahikero, niya doon? Nagkasala sa mga apostol. Wala na yung puntos yun eh. Lumapit sa apostol at humingi na pagpapawalan sa kanilang kasalanan. Ha? Ano daw? Kasalanan na ginawa? Mema lang. Anong ginawa masabi ng mga apostol? Pinatawad ng mga yun. Tapos ano? Pamumusong ba yun? Yan ay isang ebidensya. Eh, yung ating, anong purpose niya doon sa itinakitang video ng mga ngaral ng SDA? Eh, anong purpose niya doon sa paggamit niya ng gawa? Hindi naman wala kontra sa atin yon. Oo. Ay ngayon, siguro, ang pagkaintindi niya, unang ginamit niya yung Roma 15 hanggang 16 na si Pablo daw, pari. Hmm. Anong ginawa ng pari? Yun na yung ikalawang Korinto, Dos Gis. Yan, tingnan nga natin. Pag-aralan natin itong ikalawang Korinto, Dos Gis. Kasi, akala niya siguro, puntos niya na naman ito. Oo nga. Mga kapatid. Oh, basahin nga natin yung Korinto, Dos Gis. Datapot ang inyong pinatawad na ng anuman ay pinatatawad ko rin naman. Sapagkat ang aking ipinatawad naman, kung ako'y nagpapatawad ng anuman, ay dahil sa inyo sa harapan ni Kristo. Ayan. Oh. Ayun, pwede na. Pari kasi si Pablo. Ayan ang patawad. Oo. Tiga, yung ano ha, ginagawa ni Kristo ay parang gawain nung ano, iba ang konteksto niya na dyan sa iba ang konteksto noon dito sa ikalawang Korinto, Brother Fernan. Opo, magkaiba yan. Oh. Magkaiba ho ang tinutukoy at ang sitwasyon na binabanggit niyan. Ang sitwasyon ng unang, ng ikalawang Korinto 2:10, malalaman ho natin yan doon sa talatang 1. Mm-hmm. Ay ito po yung mga kalagayan ng mga kapatid na hindi maayos ang kanilang pamumuhay. Na may mga konteksto din dyan, Brother Fernan, na tumunod natin sa punto na yung hindi talaga maayos ay ibigay kay Satanas. Ibig sabihin, itiwalag, mga kapatid. Pero doon sa pagtitiwalag at pagdidisiplina, ay merong karapatang ibinigay sa church na kung sa kanila itong aaproban ng isang kapatid na nagkasala, ay tatanggapin muli, ay kahalintulad yun na kanilang muling pinatawad. Itong
naging makasalanan at nagkawala sa ayos na buhay ng isang mananampalataya. Yan ang pinag-uusapan. Hindi kamukha ng kumpisal sa pari. Yan. Yan, correct. Oo. Ano to, Brother Johnson, katangian ito ng isang tunay na apostol eh. Yan. Hindi na hindi rito pumapasok yung nangumpisal sila kay Apostol Pablo. Hindi. Kundi yung talatang ito, ito po ay pinagkasunduan doon sa Korinto na patawarin na yung mga nagkasalang yon. So, ibig sabihin, papatawarin sila ni Pablo kahit hindi sila humingi ng tawag, ng tawad. Ito, Christian, ethics na ito. Hindi mo na kinakailangan kung ikaw talaga yung tunay na nasa espiritu ng Kristiyano. Pag may nagkasala sa iyo, patawarin mo na. Katulad dito, ito na, pagkasunduan nila ng mga taga-Korinto, napatawarin na yung mga nagkasala. O di tapos na yung bagay na yun para kay Pablo. Mm-hmm. O, walang kumpisalang naganap. O, walang lumapit kay Pablo para idulog na sila'y nagkasala sa Diyos. At walang deklarasyon si Pablo na katulad ng ginagawa ng kanilang mga pare na sila'y pinatawad na ng Diyos. Malayo yung context nito, napakalayo. Tama. Kaya pag binasa po ninyo yung magandang balita, Biblia dyan sa ikalawang Korinto, makikita po ninyo dyan yung mga kalungkutan na pinagdadaanan po nila dahil doon sa ilang mga kapatid na hindi nagiging maayos ang kanilang kalagayang espiritual. Nagdudulot ika ito ng kalumbayan sa akin. O tinan mo nga yung talatang 5, sa 4. Dyan, 2-4, sapagkat sa magandang balita Biblia. Kalawang Korinto 2:4 sapagkat mula bakit din? Ang puso ko'y tigib. Oo. Ang dating Biblia pala ito. Maganda rin pala dating Biblia pala itong ang magandang balita. Ayan, ang puso ko'y puno ng kalungkutan at pag-alaala nang sulatan ko kayo at maraming luha ang tumulo habang sinusulat ko iyon. Sumulat ako sa inyo hindi upang kayo'y dulutan ng kalungkutan kundi upang ipadama kong gaano kalaki ang aking pagmamahal sa inyo. Itong kalagayan kasi ng Korinto, daming mga pasaway naman ng palataya. 5, kung may nagdulot ng kalungkutan kanino man, Hindi ito sa akin idinulot kundi sa pinalalaki ko ang bagay na ito. Pero ang totoo, kayong lahat ang dinulutan niya ng kalungkutan. May tinutukoy kasi siya rito . Oh, yeah. Malayo sa kumpisal yan, ha? Malayo sa kumpisal. Apo, sapat na ang parusang iginawad sa kanya ng nakararami sa inyo. O di ba mayroong kaanib doon na kanilang dinisiplina . Kumbaga sa atin ngayon. Ngayon, pagkatapos ng disiplina, dapat na ninyo siyang patawarin. At aliwin upang hindi naman siya tuluyang masiraan ng loob. Amen. Dahil sa matinding lungkot. Ito yung kapatid na nagkasala, na dinisiplina nila. Tanggapin uli. Yun ang ibig pong sabihin nun. Walang pari ditong kukumpisalan. Ito yung ginagawa din naman to ng church na pag mayroong isang kapatid na tiniwalag o kaya dinisiplina, pag-uusapan yan, sige, patawarin na natin ang kapatid. Yan o ang ibig pong sabihin nun. Walang pari-pari ho dito. Kasi ang kausap niya ni Pablo, mga kapatid na. Hindi ho mga pari yan. Kasi kung lalabas gagamitin nyo ito, di si Jando, pwede na rin magkumpisal sa kanya. Kasi mga kapatiran yung sinasabihan dito, di ba? Tama. Ewan ko, kung tumatanggap na ng kumpisal si Jando. Di ba? Wala pa siyang naitatama mula kanina. Wala. Puro sablay. sa pagbali niya sa ating mga katotohanan. Wala pa. Di ba? So, ayan ang ibig sabihin, Noibe. Hindi pala nasundan ito sa mga binasa ko? Tama. Hindi nyo naisunod ito? Ulitin kong basahin.
Oh, hindi eh. Nasa 5 pa lang kayo. Sige. Basahin ko yung mga binasa ko kanina. Oo, oh, sa kapakanan ng mga taga-subaybay. Oo, oh, para sa kapakanan nung ano, nung... ulitin ko na lang. Oh, sa 5 na lang kung exercise na kasunod. Sa pag sapat na ang parusang iginawad sa kanya ng nakararami sa inyo. Dapat na ninyo siyang patawarin at aliwin upang hindi naman siya tuluyang masiraan ng loob dahil sa matinding lungkot. Kaya nagkikiusap akong ipadama ninyo sa kanya na siya ay mahal pa rin ninyo. Yun. Eh kay Jando, banatan ka agad. Oh, sabi, kumpisal kayo sa pare. Mali si Johnson. Hindi nakakaunawa. Ganon. Eh dito magpapatawa, hindi lang pare eh. Oh, pati mga membro. Yung church member eh. Oh, edi. Sige, ginamit nyo ito. Ano, yung mga pare, kukumpisal sa mga membro. Eh kung susundan natin itong ano, yung argumento niya, batay doon sa talata, eh simplang pa rin siya. Simplang. Kasi pati membro eh, hindi naman lang tungkol lang sa pare eh. Oo. Oh, igagamit ng talata, hindi naman naiintindihan. Nako? Ay, nako po. Sana magising yung mga kababayan nating mga nasa panig ng Catholic ano, at iba pang pananampalataya na ganito rin ang kanilang paniniwala. Tama. Ano, itawid na natin, di pa naman huli ang lahat eh. Mm-hmm. May pagkakataon pa tayong magbago, kapatid na Johnson. Yan. So, ayan no, naubos so natin ito. Hanggang dulo yung kanyang video. Talaga namang inanukot eh. Pinagsumikapang kong mabigyan ng detalye bawat punto. So maraming salamat po doon sa mga tumutok. Ang dami nating views kanina. At umabot yata tayo ng 250, parang ganun. So thank you po sa mga nag-share. At kung meron ho kayong makikitang anuhin po kami, eh sige, send nyo lang. At nang sasagutin po natin yan, mga kapatid. Sige, panghuling panalita, Brother Fernan. Opo, manatili po kayong nakatutok, mga kaibigan, sa atin pong programa dito sa atin pong pag-aralan natin na kung saan malaki po ang kapakinabangan nito na tayo po ay lalong titibay sa pananampalataya laban sa mga maling mga akusasyon at mga aral na ibinabato sa atin. Ano ho? Ang sabi ng ating kapatid na Ellen White, stand firm, tulad ng bato kay Kristo. Manatili po tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Amen. Ayan, i-shout out natin yung mga YouTube viewers. Sabi ni Preciros Cloud, hindi nakakatawa si Jando, nakakatawa. Ha? Oo, magkaiba nga naman. Huwag nga naman, magkatunog. Ben Horchan, thank you po. Merly Nishimura, Ronnie Itang, at tapos itong si New Lang Reviews. Grabe mga pangalan ito. Jade Bersano, si J.R. De La Cruz, Tranrib Marquez, Tony Panisa, Kuya Emel at Ate Shirley Santos, thank you po, Manny Cambo, at si... sino pa ito, ha? Jonathan Haom, Arlene Deltz, kaibigan, wow, pabati ako dito sa Japan, Brother Johnson. Pangalan niya si Kaibigan. Oh, binabati kita, Kaibigan. Kapatid na kaibigan. Kapatid na kaibigan. Abraham Pariño, si John Rabaka, Israel Laksa. Thank you po sa inyo. Ayan, dami pong nanood sa atin ngayon. Ayan, share na po ninyo mga kapatid ng ating program. Brother ito. Johnson, Papa. May nag-chat sa akin from Marty Centeno. Pakibati mo ko kay Bro Johnson. Si Brother Marty? Ay, oo, kaibigan ko yan. Na mabait yan. Marunong sa Bible yan, pero humble. Isa po siyang born again. Ano? Kaibigan natin yan. Brother Marty, salamat sa iyong panunood. Ayan. Talagang malapit ka sa puso namin. Ayan, mga kapatid, mga taga-subaybay, thank you po sa inyo. Ano? At abangan niyo po ang susunod uling collaboration namin ni Brother Fernando
Camacho. Ayan. Sa susunod ay igigest naman natin ulit ito, Brother Bracy. Abangan nyo po yung debate ni Brother Jando at ni Brother Bracy. Maganda ho ito, mga kapatid. Abangan natin. Little Horn. Talagang sino ang maliit na sungay? Si Antiochus Epiphanes o ang Papa C? Wow. Yan, maganda yan. Yan ay August 8 dito sa pag-aral natin at live din po ito sa Punto por Punto. Ayan, tayo po. Tayo ngayon ay manalangin, mga kapatid. Ah, mayroong ano? Okay. Saan na? Walang prayer request? Sige, sama natin. Manalangin po tayo, mga kapatid. Dakilang Diyos, Amang Banal, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagkakataon na binagkaloob sa amin. Salamat po na nakasama ko si Brother Fernan sa talakayang ito. Salamat po, Panginoon, sa mga kaalamang ito na way makatulong ito sa mga tao na may bukas na isip at puso at makita po nila ang tunay na liwanag ng inyong banal na salita at wala po sila sa pagkaligaw ng laganap na panampalataya na nililihis ang inyong salita. Panginoon, dinadalangin ko po sa inyong pamilya ni Brother Jando kung totoo man na siya ay galing sa panampanatayang ito. Nawa ay hindi pa huli ang panahon na kanyang ma-realize ang mali po niyang napuntahan. Yes. At ganun din po yung mga iba pang mga taga-subaybay na nakakakita na ng liwanag sa mga programa ng pananampalatayang ito. Nawa ang inyong Mali Espiritu ang patuloy na gumawa sa kanilang buhay upang sa lalong madaling panahon ay makasama na po namin sila sa paglilingkod na ito at kasama namin naghihintay sa inyong malapit ng pagdating. Ingatan si Brother Gumer sa kanyang pag-uwi ngayon. Makarating po naman siyang ligtas. At ganun din po, bigyan kami ng kapayapaan sa ayong pagtulog sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayan, thank you po mga kapatid. Salamat po sa inyo at hanggang sa susunod na live ng Pag-aral Natin Ministry. Bye-bye. God bless po sa ating lahat. Thank you, Brother Fernan. Apo. Dahil sa inyo, nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natuto nila ang daan. Natutunan nila ang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang Pag-aralan Natin Ministry. Sa lahat ng mga naging bahagi ng Pag-aralan Natin Ministry, maraming maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang Pag-aralan Natin Ministry Family. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang